Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. So dadako po tayo sa isang malalimang pag-aaral. Kung ano ba talaga kahulugan ng mga sinulat ni Dr. Si Rizal at kung bakit ito nasulat niya ay kanyang itinago sa ilalim ng lampara at itinago din niya ito, no? Ang kopya niya sa ilalim ng kanyang sapatos bago siya mamatay. Ano po? So, bago mamatay si Dr. Jose Rizal, nalalaman natin na kilala niya, no? Kung sino ang papatay sa kanya at alam niya ang kondisyon ng kapaligiran. Kilala niya ang kung sino ang mga involved sa patayan. Ano po? Kaya ito po ang ating pag-aaralan. Bakit sadyang alam niya ang mangyayari? Pagkatapos ng maraming panahon, ay alam niya ang mangyayari hanggang ngayon. Nakaraan na po ang 123 years ago. Pero ganun pa rin ang nangyayari. Ano po? So, alamin natin kung ano bang dahilan, ano? Bakit sinulat nila, sinulat ang ating pambansang bayani, ang last farewell. Kung sinabi pong last farewell, ito po ay huling buhay ng kanyang breath of life. So, napakahalaga po ng breath of life kasi wala pong ibang nagkaloob ng hininga ng buhay kung hindi ang ating Diyos. Ano? So, yan po ay mababasa sa Genesis chapter 2 verse 7-8 kung paano ang lahat ng tao ay nagkaroon ng buhay at nagkaroon ng kanyang sariling katawang laman. Ano po? So, napakahalaga po na kilala natin kung ano ang ating pagkatao at kilala natin kung saan tayo nagmula at saan tayo babalik. Ano po? So, ganun po yan. So, ang pagkasulat ni Dr. Si Rizal ay saan siya nanggaling at saan siya babalik. Ano po? So, ganun po yan. So, sinabing Eden, ano po? Yan ay pinagmulan ni Dr. Jose Rizal. Hindi po dyan dumating si Jose Rizal. Dyan po nagsimula si Dr. Jose Rizal. At kung umalis siya, dyan din siya babalik. Yun po ang salitang Eden, ano? At matatagpuan po ninyo yan, no? Sa paragraph 1, line 2, ano? So, ganun po yan. So, napakalaga po nung paragraph 1, line 2. Kasi yan po ang nagsasaad kung saan talaga siya galing. Ano po? So, dyan po lamang siya nagsimula. Ano po? Wala siyang ibang magulang na galing sa labas ng Eden. Kasi po, pag tinawag na Eden, doon nagsimula ang unang buhay. Buhay na hindi galing sa tugo ng tao, kundi galing sa breath of life or hininga ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating kaluluwang buhay. At ang ating
lupa, katawan. Sabi ng ating Diyos mismo, na hari ng mga hari sa langit at sa lupa, ang ating katawang lupa na nilalang sa Eden mula sa alikabok ng lupa. Apo, hindi po nilalang ng ating Diyos ang ating katawang laman, galing sa dugo ng tao. Ano po? Wala pong ganyang creation. At sinabi ng Diyos na kayo'y mga mamatay sapagkat kayo ay nagkasala at hindi sumunod sa aking kautusan. Kaya ang pagkamatay ng tao sa kanilang katawang laman, babalik ang kanilang katawang laman sa alikabok ng lupa na kung saan doon siya nagmula. Doon galing ang kanyang katawang laman. So, yun pong ibig sabihin ng salitang Eden. Ano? At yan ang sinasabi ng ating pambansang bayani. At sinasabi ng Diyos, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang hininga ng buhay, ang inyong espiritu, pagkatapos ninyong mamatay sa ibabaw ng mundo, ay babalik sa akin ang iyong espiritu. So, ibig sabihin, umuwi, bumabalik sa Diyos ang espiritu ng tao, sapagkat ang espiritu ng tao hindi galing sa kapwa-tao. Yan po ay galing sa Diyos at yan ay babalik sa Diyos. So, ang literature na sinasabi ni Dr. Rizal ay hindi mo matatagpuan sa kahit anong alinmang aklat sa ibabaw ng mundo, kundi ang paragraph 1, line 2, and paragraph 13, line 5, no? Ay ipinapaliwanag po ni Dr. Rizal na yan ay kwento, no? O literature ng Diyos. Na ang Diyos ay siyang nag-ahari sa kanyang bansa na tinawag niyang Eden. Dahil doon siya nagmula. Wala pong magulang siya na galing sa ibang bansa at wala po siyang kaibigan, no? Na banyaga na dito sinilang sa Eden. Ganun po yan. Ibig sabihin, ang banyaga, okay, galing sa ibang bansa o galing sa ibang planeta sa outer space. So, ibig sabihin, native sa Pilipinas ang mga Pilipino. Ibig sabihin, dito nag-origin ang first life of Pilipino. Kaya tinawag niyang Eden. Pagkat ang Pilipinas ay bansa ng Diyos. Ano po? Hindi po yan bansa ng Inchik. Okay. Diyos po ang may-ari ng Pilipinas. Okay. So, ganun po yan. So, basahin po natin ang ating literatura. Okay. Diba? Di po ba? Yan yung sinasabi ni Dr. Rizal. Sa ating malalim na pag-aaral ay walang ibang dahilan ang presidente ng China kung bakit inaagaw niya ang bansang Pilipinas. Ano po? Bakit po natin nasabing inaagaw ni Xi Jinping ang bansang Pilipinas? Dahil po ito sa kasaysayan. Wala pong iba. Ito po, yung sinasabing shared history. Ano po? At yung salitang yan ay binitawan sa Philippine history
at sa Philippine literature noong November 19, 2018. Ano po? So, nagkaroon daw na shared history ang China at ang Pilipinas. Pero paano po nagkaroon ng shared history ang bansang China? So, pinalalabas po nila na si Rizal ay lahi or dugo, no? Nagmula sa lahi or nagmula sa dugo ng mga Inchik. Ano po? So, dahil si Rizal ay galing sa dugo ng Inchik, sa madalit sabi, galing sa China or pumunta dito sa Pilipinas, ay dahilan lamang, no? Ang tanging dahilan ni Dr. si Rizal kaya napunta sa Pilipinas ay para ipagtayo, no, ng bagong China. Ito po sinasabi, itong mga People's Liberation Army. At ang pagtatayo ng bagong China dito sa Pilipinas ay sa pamamagitan ng udyok ng mga ninuno daw ni Jose Rizal. So, pinalalabas ng China na ang nag-uutos kay Dr. Jose Rizal at sa People's Liberation Army, a national hero ng China. Oh, national hero po ito ng China. Ano po? So, yan po si General Jeffy ay martyr. Ano? Pagka hinanap mo po ninyo yan, yan po ay isang martyr. Ibig sabihin, lumaban siya. Ano? Isa siyang youth. Ano? At lumaban siya, ano, upang magkaroon ng kalayaan ang mga Inchik. So, ang kanilang inilalagay sa isip ng mga kabataang Pilipino at kabataang Inchik, maging yan ay sa mainland China, umaging dito sa Pilipinas, ay pinalalabas nila na magkaroon ng kalayaan, ano, sa buong mundo, ano, at magkaroon ng malaya na walang nakakagapos o pumipigil sa Pilipinas at sa China upang pag-isahin ang China at ang Pilipinas bilang iisang bansa dahil iisa ang dugo. Dugo ni Rizal at dugo ni General Yepe at dugo ni Xi Jinping, dugo ni Duterte, dugo ni Bongo, dugo ni Lenny Robredo, dugo ni Aquino, dugo ni Marcos, dugo ni Emilio Aguinaldo, dugo ni Herbert Bautista, dugo ni Lucio Tan, dugo ni sino pang dugo? Dugo ni Limahong, dugo ni Henry C, dugo ni Herb Estrada, dugo ni Gloria Arroyo, dugo ni Fidel Ramos, lahat ng dugo na naghawak ng flag ni Emilio Aguinaldo, no? Ay sila ang founding father ng Pilipinas. At yan ang pinaglalaban dito ng Communist Party of the Philippines at saka ng Makabayan Bloc. At ganun din po yung 7 organizations na kasamang nagtayo na monumento ng lulo daw ni Rizal diyan sa China sa tulong na rin ng Chinese Chambers of Commerce at nitong Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Yan po ang lumalabas na bagong literatura ng Pilipinas. So, yan po ba ay may katotohanan? Kaya bang patunayan niya ng China at ng lahat ng mga Inchik dito sa Pilipinas? Kung hindi mapapatunayan niya ng mga Inchik sa Pilipinas, ha? Papayag ba sila
sa isang debate, papayag ba sila na walang pagdanak ng dugo ay magkaroon ng international debate kung kanino ba talaga galing na dugo at kanino ba galing na bansa at kanino ba galing na lahi at kanino ba galing ang kaluluwa ng pambansang bayani at totoo ba na ang layunin ni Dr. Si Rizal ay imbitahan ang mga inchik upang sakupin ang Pilipinas at gawing bagong teritoryo ng China. Ano po? So, kailan po ito nagsimula? So, nagsimula po ang pag-agaw sa dugo ni Dr. Si Rizal noong 1973. No? Kasi doon po natin narinig na inchik na daw si Rizal. Ano? Pero hindi nagsimula doon ang pandaraya, ano, sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Nagsimula po ito doon sa pagkatapos na patayin si Dr. Si Rizal. At ibinibintang po na ang mga inchik dito sa Pilipinas, no, sapagkat sila daw yung historian na ang pumatay kay Dr. Si Rizal ay mga sundalong Pilipino. Ano po? At yan ay maririnig mo sa Channel 7. Ano? So, marami pong mga nagkwikwento na nililito nila ang mga tao sa buong mundo. Ano? So, wala pong katotohanan lahat ng mga paratang na yan, ng mga inchik. Ano? Hindi po kailanman nangarap si Dr. Si Rizal na makakita ng lulo niya diyan sa China. Ano po? So, ang may pakanapo ng lahat na yan ay walang iba kundi ang mga People's Liberation Army at kasama itong sila Cory Aquino. Dahil ito si Chinese General Yefe, ano po, na nakipagpatayan dyan sa mga Pilipino sa Chaong at sa iba't ibang bahagi ng bansa, katulong siya ni Jose Maria Sison sa pagpatay sa mga Pilipino. At alam naman po natin na ang patayan na yan ay 51 years old na. Ano, kasi nagsimula yan noong 1968. So, ganun po ang pagiging hero ni General Yefe at ni Corazon Aquino at ng nitong si Binigno Aquino Jr. Ano po? So, pag napansin nyo po, ano, ang pangyayari ay pinalalabas nitong mga inchik na sila ang bayani dito sa Pilipinas at sila yung biktima dito sa Pilipinas. Ano po? Yun ang maliwanag na kanilang binibuild up na bagong kasaysayan. Ano po? So, yan po ay pag-aaralan natin mabuti. Ano? So, doon sa nabanggit natin ay papahayag po natin. Saglit lang po. So, ito po yung sinasabi natin, ano, na humihingi ng hustisya si Ninoy Aquino sa lahat ng mga victim ng political repression. Ano? So, ibig sabihin, lahat ng mga politicians na galing dyan sa Fujian, China ay biktima ng military terrorism. Ano? So, pinalabas nito na ang mga militar ng Pilipinas sa modernong panahon after World War II, ano, ay mga terorista dito sa Pilipinas. At pag napansin po ninyo na
humihingi na karapatan, ano, yung mga taong ito na nagpo-procession, ano, o nag-struggle, ano. So, bakit nila ginagawa ito na gumawa sila ng drama at magkagulo sila, ano? Sa halip na isuko nila yung buhay nila, no? So, ngayon, pinalalabas itong mga tao na ito na masama ang mga tao dito sa Pilipinas at ang mga kabataang Pilipino, ano, ay bawal mag-ROTC dahil pagka nag-ROTC sila, magiging militar sila, magiging terorista rin sila, at magiging biktima na naman nila ang mga apo ng China. Ganyan po ang kanilang binubuong kasaysayan nitong mga Fujian Chinese. Ano po? So, sunod po. Ito po ang nangyari, ano? So, kung napansin nyo, no, itong gumawa ng mga drama ay tinawag nila na sila ay bayan, ano? Nagsimula sila ay sa bayan. Kaya pag napansin nyo po, no, lahat ng bumubuo ng samahan na yan, na mga nagrarally dyan, ano, ay mga galing sa bayan. So, ito si Nilo Tayag, nasa gitna. No, siya yung founding father ng kabataang makabayan, kasama itong si Juma Sison. At membro dito, itong si Xi Jinping. Pagka kung inyong pag-aaralan, itong si Juma Sison ay isang Fujian Chinese, ano? Galing din po yan sa Amoy. At naging estudyante niya ito, si Duterte, na taga Xiamen din, ano? So, ganun po yan. So, ngayon, pagka pinag-aaralan mo, itong si Juma Sison ay isang professor na nagtuturo din ng tungkol sa literature ni Dr. Rizal, at nandiyan siya sa UP, ano. So ngayon noong 1968 binuo nila ito ni Nilo Tayag ang bayan or kabataan makabayan. So sino mang naging member ng bayan ay magiging anak ng bayan. Ganun po 'yan. So yun po mga incheck na galing diyan sa Fujian, kapag pinanganak sa Pilipinas ay magiging mga anak bayan, no? So iniling po ito ng mga bayan organizations, ano po, sa kasaysayan ng paggawa ng bandila ng Pilipinas, ano po, yung sa national anthem, ano. So ang ginawa nito mga ito, ano po, ay itong bandilang ito ay tinawag na sa awit na bilang bayang magiliw, ano? O, lupang hinirang ay isang bayan na magiliw o giniliw. Pero hindi naman nila binanggit, ano? So, yan ay pinapattern nila sa awit ni Dr. Si Rizal o Mi Ultimo Adios, ano? So, itong si Emilio Aguinaldo ay isang Fujian Chinese din na taga dyan din sa Amoy. At kung matatandaan, dyan din po galing yung shabu, ano? So, ngayon, pinalalabas nila na parang masama ang bansang Pilipinas dahil pinapatay dito ang mga apo ng China. At ang mga pumapatay ay ang mga teroristang mga sundalo natin, ano? Kaya pag napansin mo, lagi na lang sinisisi ng mga kabataang makabayan ay mga pulis at mga militar. So 51 years na sila na sinisisi, no? So bakit sila naninisi, ano? So pag-aralan dapat nila yung sinabi ni si Rizal, hindi yung sinabi ni Emilio Aguinaldo. Kasi ang gustong mangyari ni Emilio Aguinaldo, kaya siya ay gumawa ng national anthem, ano? Ay upang manatili ang kanyang dynasty dito sa Pilipinas, no? Na maitago niya ang pagpatay kay Dr. Si Rizal noong December 30, 1896,
At pagkatapos na mapatay niya ang pambansang bayani na si Dr. Si Rizal, ay pinagtutugis niya rin ang mga katipunero at pinagpapatay. So ngayon, pagkatapos niya mapatay ang lahat ng mga katipunero, ay huling pinatay niya after more than 4 months, ano, ay pinatay niya sunod, ano, itong kababata ni Dr. Si Rizal na si Andres Bonifacio. Ano po? So, ganun yan. So, serial killer talaga itong si Emilio Aguinaldo, no? So, ngayon, ay palibasa siya ay gobernador Silio at hindi pa dumadating yung Amerikano, ano, eh, nagtalaga agad siya ng nagtayo siya ng Peking Republika. Ano po? At sa Peking Republikang yon, no, purisahan niyang pinaawit yung mga Pilipino na para bang siya ay nagkunwari na hindi siya ang pumatay kay Dr. Si Rizal. No? So, ganun po yun. So, ngayon, inawit niya yung bansang Maguilio bilang hindi bansa kundi bilang bayan, no? Kasi gusto nga niyang ipasakop sa mga ancestors ni Kiyinan diyan sa Fujian, China, ang bansang Pilipinas, at pagbintangan na ang mga Pilipino dito sa Pilipinas ay mamamatay tao para hindi maging kahihiya yung mga pamilya niya at yung mga dynasty ng Chinese dito sa Pilipinas na hindi maging masama ang tingin nila ng buong mundo sa kanila at malinis sila sa kasong pagpatay sa pambansang bayani. So yun po ang pag-iwas sa kasalanan, ano po, para hindi maging kahiyahiya yung kanilang mga dynasty dito sa Pilipinas, ano po. So ganito yan, at kasangkot dyan yung Espanyol, ano, kaya after World War II bumalik na naman itong mga revolutionary, no? So itong mga miyembro ng revolutionary ay nagtatayo dito ng kasaysayan na nakikipag-unahan sila, no, sa mga Pilipino ng kasaysayan dito sa Pilipinas, at gusto nilang gawing probinsya ang Pilipinas dahil dugo daw ng Inchik si Dr. Si Rizal, at bayan ng mga Pilipino at mga Inchik ang Pilipinas na nasasakupan ng Fujian, China, ano po. So ito po ang sinasabi nitong si Xi Jinping, ano. So para bang alam na niya ang kasaysayan, kaya nakakapagsabi siya niyan. At yan din kasi ang pahayag nitong mga gobernador Silio na naghawak ng flag ni Emilio Aguinaldo, ano po. Kaya pag napansin nyo, si Emilio Aguinaldo, ay hawak niya yung flag, no? At kapag ka namatay siya, magiging hero din daw siya, kasi si Dr. Si Rizal ang pinakampater nila na unang apo ng China na pinatay dito sa Pilipinas. So ang pinakamahalaga sa mga Fujian Chinese ay ang kanilang flag, no? Kunwari sila ay naglalaban ng katulad si Marcos, nilabanan niya si Marcos, pero binalot din siya kanya yung flag, at yan din ang ginagamit ng mga kabataan makabayan, yung flag ni Emilio Aguinaldo, at nandiyan na sila sa Kongreso mula pa kay Marcos, no? At ang unang naging member nito ay sila Nilo Tayag, at ang naglukluk diyan ay si Marcos, ano po. So lumalabas na parang tinatanggal nila ang kasaysayan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas upang ang mga Inchik, ano, ang maghari dito sa bansang Pilipinas at hindi yung mga Pilipino, ano. Pero magtataka ka na itong si Jinping, ano, bago siya pumunta sa Pilipinas, hindi man lang nagbigay ng apology, ano, sa mga namatay na mga Pilipino
noong pabahain niya ng Cebu dito sa Pilipinas. At tunitunilada po yan. So parang sinasabi nila na galit na galit sila sa mga Pilipino, sa mga kabataan Pilipino, at kahit na mga bata hanggang mga matatanda, galit sila. Kasi wala siyang apology. Di ba? Karamihan naman na huling mga drug lord galing sa China, di ba? At ang Cebu galing din sa China. At tinulungan ni Duterte si Xi Jinping na patayin ang lahat ng mga Pilipino na nais niyang patayin, ano, kasi sabi nga niya he planted evidence, ano, at kung walang baril, lagyan ng baril, no. So ganyan ang sentimento nito mga mamamatay tao, na yan naman ay binabawal talaga ng pambansang bayani, no. Kaya kumbaga meron sila masamang balak, ano, sa Pilipinas. Dahil kumbaga pinagsasamantalahan nila ang kahinaan ng mga Pilipino, no? Kala nila ay hindi nakikita ng mga Pilipino ang kanilang mga ginagawa, ano po. So ngayon dito mga bata ni Emilio Ginaldo, no, pag pinag-aralan mo ay pumunta sa China at meron doon isang monumento ng lolo na sinasabi na si Rizal daw ay isang ethnic Chinese, ano, descent, no? Pinagdalawa ko lang po ito, itong nasa kaliwa at itong nasa kanan, kasi yung nagkuha ng video po ay hindi niya makuhaan ng tama. So kinapture ko lang po yan doon sa kanila, ano. So kung bubuuin niyo po, no, ay ito po ang pinaka mababasa mo, ano po. Okay. Ito po yung pinakahuli, ano. So, sabi nila, si Rizal ay isang Pilipino, ano. Kaya lang sinasabi nila, isang Inchik. Doon siya galing, ano. At nagmula siya sa Siangukun Village, ano. Basa niyo po yan dito. Okay. At siningit nila ang ancestors ni Dr. Rizal kay Kiyenan, ano, sa ilalim ni Sing Dynasty, ano. So ganyan po yan, no. So dinudugtong nila doon sa mga pahayag ng mga fishermen nila, and then itong mga nasa Pilipinas na mga Inchik ay sila naman ang nagpapabricate kung saan nila isisingit sa kwento ng mga fishermen ng China itong si Dr. Rizal. Kaya ito po ay malalim na usapin tungkol sa history. Kaya po pinipilit nating maintindihan ng mga Pilipino, dahil maraming mga Pilipino hindi nakakaintindi kung anong nangyayari, ano po. So siningit nila sa 22 generations, ano, ni Kiyenan, si Dr. Rizal, ano po. So ganun po yan. Okay. At ang nag-propose noon ay ang Federation of the Philippine Chinese Chamber of Commerce, ano? At itong sinasabi ng Filipino people na yung mga holder ng flag ni Emilio Ginaldo. Okay. Ganun po yan. At kasangkot itong si si Erb Estrada sa pagtatayo ng Peking History ng Pilipinas. Diyan po sa Siangukun Village. Ganyan po tayo niloloko nito mga apo ng China. Ano po? So, yan po kasi, yung pag i-inventong yan, ay nagsimula po yan dito sa UNCLOS. Ano po? Diyan. So, yung UNCLOS 3 ay nangyari between 1973 and 1982. So, ang ginawa nila, ito mga taga Fujian ay nag-invento sila ng PDP laban na kung saan yung mga kabataan, makabayan, ang kunwari kalaban nila sa sariling gobyerno, ano. So meron dito mga taga-rally, ano. Ito po yung mga left wing, yun ang ginawa nilang population nila. So kumbaga ito yung gobyerno o nagre-represent ng bansa, at ito naman yung nagre-represent na mga anak ng bayan, no.
So yung gobyerno, ang nire-represent niya ay bayan ng Pilipinas. Pero ang tinutukoy nila ay yung kanilang mga left wing, no? Yun yung taga-bintang na pumapatay sa sundalo ng sa kanila ay yung mga sundalo, no? At ito namang may-ari ng gobyerno ng mga Fujian Chinese dynasty, inuutusan naman nilang hantigin, no, yung mga NPA. Parang ganoon kasi siyempre nasa ilalim sila ng batas ng Pilipinas. Ano, yung batas ng Amerikano na inihand over sa atin na 1935 Constitution at 1973. So ganoon po yan. Hindi lang nila nabago kaagad direkta yung 1973 dahil mahalata sila. Kaya para mabago yun, gumawa sila ng gulo. Ano? Kasi dahil lang nga sa UNCLOS. So ang gulong yun ay palalabasin itong PDP laban. No? Ito po yun ha. PDP. No? Yung red na yan. So yung L na yan, nakakita nyo, laban. Ano? Kaya hindi po yan liberal. No? PDP laban. Ano? So ito ang simbolisyon ng PDP laban. At yan din ang simbolisyon ng NPA at nung mga left wing na sinasabi nilang population. Ano? So kunwari makalaban sila itong left wing at itong gobyerno. So ito namang gobyerno, so mayroon ng existing na mga sundalong Pilipino after World War II. Kaya hindi nila maubos-ubos agad. Pero nung panahon, itong mga gobernador sila ng Kastila nung panahon, naubos nila yung mga katipunero. So dahil yung katipunero ay nangamatay kasama si Andres Bonifacio, dumating itong mga Amerikano, no? Natalo itong gobernador Silio, itong mga ito, mga flag holder ni Emilio Aguinaldo, at natalo rin yung Kastila. Ganun po ang nangyari. So, nung matalo ang Kastila, okay, tumagal pa na nandito ang Amerikano kasi hindi pa nila intindihan na ang nangyayari. Ano? So, ganun po yan. So, ayun, ay nung matagpuan nga ng mga Amerikano yung bangkay ni Dr. Rosiris, ano? Sila nakatagpo niya at sila rin ang gumawa ng monumento ni Dr. Rizal at sila rin ang gumawa ng luneta. Ano po? So ito mga Encik, iba naman ngayon ang diskarte. Ginagagalit sila sa Amerika. Siguro nagagalit sila dahil ang Amerikano nakatuklas ng bangkay ni Dr. Rizal na itinapon itong mga Encik, ano? Nitong sila Emilio Aguinaldo. Ano? Diyan, inihukay ito na parang aso dyan sa Paco Park. At kung matatandaan, ang Paco Park, sinasabi natin, ay itong mga gobernador Silyong Incik ang naggumawa, ang nag-design yan. No? So, kaya alam nila, supposed to be, alam nila si Dr. C. Rizal kung saan nila itinapon, sinalvage nila. After extrajudicial killing, isinalvage nila si Dr. C. Rizal. Ganun po yan. At nangyari yan ay sa pangkikidnap nitong si Emilio Aguinaldo kay Dr. Si Rizal. At ipinakidnap din siya nito Espanya. Dahil lumalaban si Dr. Si Rizal sa Espanya at dito sa mga Incik na sumakop dito sa Pilipinas. Kaya hindi po Kastila lang ang sumakop Incik. Ano po, makikita niyo po yan doon sa coat of arms. Ano? Yung may mahaba ang dila dyan na parang may paa. May kutsilyo. Ngayon ay may kutsilyo na wala na siyang dalawang paa sa ulihan. Naging buntot na siya. Ano po? Yung ano niya. Pero dati, ano siya? Kumbaga, apat ang paa na parang leon at dragon na leon. Hindi mo maintindihan. Ano po? And then yung tower. Ano? Yun yung coat of arms sa Gobernador Silio. Makikita niyo po yan. Ano? Na hindi Kastila ang nanakop, kundi dalawa sila, Incik at saka itong Kastila. Kasi itong Kastila, itong mga Incik, ay unang convert na Catholic diyan sa Binondo, diyan sa may Intramuros, Santa Cruz, yan po yan. So, lahat ng ito ay may kinalaman doon sa land reform, ano, na Mauralo. Kaya lang natalo nga ang Spain sa gira, kaya hindi natuloy yung Mauralo. So, ngayon, eh, siyempre, meron mga sundalong Pilipino na nung after World War II. So, bumalik na naman itong mga Gobernador Silio. Kaya lang, hindi nila mapigil itong mga sundalo dahil siyempre,
ito ay pinagtatanggol ang bansa. At yan ang gusto sa atin ng Amerika, na ipagtanggol natin ang ating bansa. Ano? So ito naman, hindi nila pinagtatanggol ang bansa, kundi ninakaw pa nila yung bansa at ginawa nilang in-check si Dr. Si Rizal para itong UNCLOS ay mabaliwala. At gusto nilang mangyari ay yung Belt of the Road or Silk Road ang gusto nilang mangyari. So, ang Silk Road ay, at Belt of the Road ay yan yung kumbaga ay old form of Maura Law. Ano po? Yun po yan. So, iniiba-iba lang nitong mga witchcraft historia ng mga magnanakaw ng kasaysayan ng tao. So, ito po yung sinasabi natin, ano? Yung nakikita nyo dyan, ito po yan, ano? Ayan. Okay? Ano po yung nakikita nyo dyan? Yan din po yan, ano? So, ibig sabihin ito ay Spain and Gobernador Silio, na mag-aaral mo yan ay yung China. Ano po? So, ngayon, noon, masunurin sila sa Roman Empire. So, ngayon, dahil hindi na sila masunurin, tinanggalan nila ng paa, ano? Itong simbolism ng Gobernador Silio. Ano? So, ginawa nila lang yan na may dalumpa, tapos buntot, tapos may kutsilyo. Ano? So, ang ibig sabihin nun ay simbolism din na ayaw na nilang maging right wing itong Espanya or yung Europe. Ano? Huwag kang lalapit. Sabi niya, sasaksakin kita. So, pinangangait na ng mga Gobernador Silio na dating tauhan na itong Roman Empire. Kaya pag napansin mo, itong sila Emilio Aguinaldo, no? Ayaw na nila sa Europe, ayaw na nila dito sa Espanya, ayaw nila sa Amerika. So gusto nila na yung dating Maura Law nitong Spain ay gusto nilang Belt of the Road na. Ano? At kung sino nga lang dito, sasaksakay niya. Dahil ang kakampi niya, Russia at saka China at itong si Gobernador Silio. At gagawin nitong ano na ito, na ang Pilipinas ay province ng China. Ano po? So, ganyan po tayo nililin lang nito ang mga flag holder ni Emilio Aguinaldo. So, ito na po ang makikita nyo dyan ngayon. Ano? No? Tinanggalan nila ito ng dalawang paa. And then, sige, sabi niya, hindi ka po, hanggang dyan ka lang sa business mo na beer. Pero pag bumaba ka dito, sasaksaking kita. Parang ganun, di ba? Ano po yan, no? Silio, no? Ayan po si Emilio Aguinaldo, yung mga panaksak, no? Ibig sabihin, yung Gobernador Silio siya. So, yan po yan. So, pinapalabas dito ni Xi Jinping na lahat ng apo ng China ay pinapatay ng mga Pilipino, no? O ng mga military. So, ibig sabihin, yan ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino, dahil nakapwesto itong mga kabataan, makabayan, ayaw na nilang mag-ROTC. In other word, ayaw na nilang ipagtanggol ng mga Pilipino ang bansa nila. Bansang Pilipinas o bansa ni Rizal. Ang gusto namang nila ay maging taong bayan na lang, ano, ang mga Pilipino at hindi taong bansa. So yung mga taong bayan ay hindi mas mataas doon sa mga anak bayan. Ano po? Kasi yung mga anak bayan, yun ang magiging ruling class sa Pilipinas magpasawalang hanggan under flag of Emilio Aguinaldo. Na ngayon, kung may lalabang mga Pilipino, ay ituturing nilang terorista. Binabaliktad po nila ang kasaysayan. Kasi bawal nga daw pong mag-ROTC ang mga Pilipino, di po ba? Bakit bawal? Kasi pagka naging militar ang Pilipino, ay magiging terorista. So, anong ginagawa nila? Ang pinapapasok lang nila ay ang mga People's Liberation Army. No? At yun po yung mga kabataang makabayan. No? O yung mga magdalo. Kasi pinaltan po itong si Katipunero nitong si Magdalo. Ganun po yan. At ito naman po sinasabi League of the Filipino Student. Yan yung pumalit naman po doon sa Katipunero. Ano?
Kasi yung katipunero, yung ang original po yun ay si Andres Bonifacio. Kaya ginagaya nitong mga unamaskarahan ng mga Incik na Fujian ang kasaysayan ng Pilipinas. Ano po, binabalibaliktad nila, no? So ganyan po tayo niluloko ng mga Chinese-Pilipino dito sa ating bansa. Ano po? Dahil po doon sa UNCLOSE. O, lumalabas po dito na lahat ng nangyayari sa Pilipinas, ano, for 33 years, ano, ay may kinalaman po yan sa UNCLOSE. Yung mga pagrarally-rally dyan sa harap ng U.S. Embassy na itong mga anakbayan na ginawa nitong mga Fujian Chinese, ano, o ng mga People's Liberation Army. So ngayon, sa noong dahil sa UNCLOSE, ano, so ganito ang ginawa nila, ano, nasabi natin na pinaltan ni Cory Aquino, kasi si Cory Aquino ay isang Fujian Chinese at yung kanyang asawa ay isang Fujian Chinese din. Ano po? Sila yung mga flag holder na sinasabi natin na bandila ni Emilio Aguinaldo, ano? So meron tayo preamble, no? At yung preamble na yan ay sinira, ano, ng mga Fujian Chinese nila Aquino, ano? So bakit sinira? Dahil tinanggal nila itong ano, ito po, tinanggal nila ito, salitang bansa, ano, wala na po tayong bansa, ano, wala na po tayong bansa, ano, yung ibinigay sa atin ng mga Amerikano, ano, na maging mapagmal sa bansa, ano, sa pinagmulan ng ating lahi ay tinanggal ng mga revolutionary leader ng Pilipinas na mga presidente na tagapagmana ng flag ni Emilio Aguinaldo, ano? So tinanggal nila yung 1973 Constitution, ano, dahil tinanggal nila yung salitang bansa. Dito wala ka nang makikita ng bansa kasi ang pangarap nila ay maging bayan tayo ng Fujian Province, ano? So, dito pa rin yung sinasabi natin, develop, ang nangyari, develop our patrimony, pero hindi naman tinutukoy na ito'y para sa bansang Pilipinas. Kasi magiging dalawa po ang bansa, kung hindi nila tatanggalin na bansa ang Pilipinas, magiging dalawang bansa ang Pilipinas at China. Kasi ang gusto nila, ang China ang pinagmulan ni Rizal at pinagmulan ng mga Pilipino. Kaya tinanggal nila yung salitang bansa para palabasin na lahat ng mga Pilipino ay galing sa China magmula pa kay Rizal. Kaya dito, wala ka nang makakita na may bansa si Rizal at may bansa ang mga Pilipino. Meron silang binubuo na maging bansa pero hindi ang Pilipinas kundi ang China. Ano po? At yun ang gusto nilang gawing root, no, ng mga Pilipino. Ganun po yan. So ngayon, ang pinakalimang pa nila dito, ano, sa 1973 Constitution, ano, ay yung national territory natin. Ano, so tinanggal nila itong okay, belonging, ano? Napakalagan yung belonging, ano? History and legal title belonging to the Philippines. So para sa Pilipinas na nga yan, tatanggalin mo pa. So anong plano mo? Di ba? So dito meron tayong sovereignty pero walang bansa, di ba? Meron tayong sovereignty pero hindi 'yun sa ating history. Hindi 'yun belonging to Philippines. So belonging to you, belonging to Fujian Dynasty. Ganyan po yan, no? Kung sino yung nagpapatupad ng bandila ni Emilio Aguinaldo, belonging to bayan. Yun ang ninanakaw nila. Yung bansa natin, ilalagay sa isang organizations. At yung organizations na yun, wala naman sariling dagat. Hindi mo naman sila matatagpuan sa Sea of the Orient. No? Hindi mo naman sila matatagpuan dun sa sinasabi ni Dr. Rizal na nasa region of the sun.
Dahil yung bayan na itinatag ni Jose Marecillo noong 1968, no, ay nagkaroon lang ng mga membership, no, ng mga People's Liberation Army at yung mga pinanganak ng Incheck dito sa Pilipinas. So wala naman silang dagat talaga, ano. Kumbaga, hindi sila yung perlas na sila nga na, kasi hindi naman pwedeng maging perlas yung 3 million na Chinese, di ba, na nasa Pilipinas. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi pwedeng mawalan ng historic and legal title, dahil ang legal title natin ng Pilipinas ay nasa karagatan, ano po, ng malayong silangan. So ito po mga Incheck na dumayo dito, wala naman sila sa karagatan ng malayong silangan. Pumunta lang siya dito para nakawin yung dugo ni Rizal at sabihin na yung Pilipinas ay province ng mga ancestor ni Rizal sa China at kanila yung Sea of the Orient. Ganun po yan. Na hindi naman pinatutunayan ni Dr. si Rizal na ang ancestors niyang may-ari. Hindi. Ang Diyos ni Dr. si Rizal ang may-ari ng Pilipinas at ng karagatan ng Pilipinas. Ganun po yan. Ganun tayo niluluko nila. Ano po? So, wala silang laban sa atin sa International Court. Maubos lang kaimanan nila. At marami silang pinatay dito. Yan sila Aquino. No, yung mga Incheck na yun na nagtayo ng bayan. Ganun po yan. So, ngayon, ipapaliwanag natin na pinalalabas ng mga Incheck na si Dr. Si Rizal ay ang nawawalang apo ng China. Ano? Pero paano siya nawawalang apo? O, di ba? So, ganun po yan. So, ipapaliwanag po natin. No? Hindi, ang isang bayani po dapat hindi niya binibintangan, no? Hindi niya binibintangan na mamamatay tao ang mga Pilipino, ano po? Apo. So, ang isang totoong bayani, no? Dapat hindi niya binibintangan ang mga sundalong Pilipino na mga terorista, ang mga Pilipinong sundalo. So, pag sinabing Pilipinong sundalo, yan po ay galing sa civilian, ano? So, ibig sabihin, bago ka umakyat na maging sundalo, mag-ROTC ka muna. No, para depensahan ang bahay mo o yung tahanan ng iyong lahi. So, itong mga makabayan, ayaw na nilang magkaroon ng defense force ang mga tao dito sa Pilipinas, dahil ang gusto nila ay sila ang mag-control ng political dynasty ng China sa Pilipinas. At ipasakop tayo, ibigay ang bansa natin doon sa kanilang mga ancestors at ibigay yung dugo ni Dr. Si Rizal sa kanilang ancestors. So ang lumalabas, iniaalay ng mga Incheck o kabataang makabayan ang bansang Pilipinas sa kanilang ancestors. Iniaalay din nila ang dugo ng bayanin si Dr. Rizal sa kanilang ancestors. At ang mga dugo ng Pilipino ay inaalay din nila sa kanilang ancestors. No? Kinukuha nila ang dugo ng mga sundalong Pilipino sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Pilipino sundalo. Ganyan po ang nangyayari. At kung sino mang lalaban, bigyan mo ng baril, palabanin mo. Ganun po tayo pinapatay nitong mga kabataang mga kabayan. Ano po? So, ganun po yan. So, yan na po ay isang sinasabi na revolution, ano? Yung pagbabago ng kasaysayan, pagpapalit ng national heroes, ano? At pagpapalit ng military system at ng nasasakupan. Yan po ang tinatawag na revolution ng dynasty ng Fujian China. Na pinalalabas na ang kanilang mga apo na Fujian, mula kay Rizal, kay Aquino, kay General Yefe, at sa lahat ng mga namatay ng mga kabataang makabayan dyan sa gubat, no? At yung mga Pilipinong ginawa nilang miyembro, ano, ng kabataang makabayan, ay nilalagyan nila yan ng mga monumento dyan. Kaya, yung naging sacrifice dito sa mga ginawa nilang martyrdom place ang Pilipinas, ano, at hindi yung sinasabing paraiso ng buhay o lugar na kung saan dapat ang buhay ay pinahahalagan, binibigyan ng proteksyon at iniingatan sa gabay ng ating Diyos. Ano? So, pag nabalabalansin natin ang nag-uutos ng patayan
sa Pilipinas, dito ay ang People's Liberation Army, at yun ay binibigyan nila ng basbas ang kanilang mga apo, no, mula sa China upang salakayin ang Pilipinas, dahil pinapatay lamang dito sa Pilipinas ng mga militar at ng mga kabataang Pilipino ang mga apo ng China dito sa malayong silangan sa bayan ni Emilio Aguinaldo at bayan ni Mr. Kayenan. At bayan din ito ng mga kabataang makabayan na nagsimula noong 1968. Ano? So, kaya po lumalabas na bagong literatura, pero ang gumawa po ang literatura niyan ay ang mga lulo nila. Ano? At bukod tangi yan na bagong literatura na pinabricate ng China para sa kanilang mga apo. Ano po? So ngayon, dadako naman po tayo dito kung paano natin kakalabanin yung mga witchcraft historia ng China upang pasinungalingan ang kanilang mga paghahambog. Ano? So, right po tayo sa ating region of the sun. Ano? So tayo, hindi natin tinatayuan yung kanilang kinalalagyan na political dynasty. Ang tatayuan po natin ay yung ating bansa. Kung pag-aaralan po natin mabuti ay ang pinahalagahan ng mga Fujian dynasty or Fujian Chinese dyan sa China, nang higit sa lahat ay ang kanilang ancestors. No? Walang ibang mahalaga sa kanila kundi ang kanilang ancestors, ang mga pangalan nila. No? Kaya pag napansin nyo, tad-tad na ng pangalan ng mga Inchik itong mga kalsada sa Pilipinas at mga paaralan, ano? At yung mga donation daw nila, ano po, na galing sa ating, galing din sa ating tax, ano? So, yan po ay isang kasalanan na maglagay ng mga pangalan na sasabihin donation nila na wala naman silang pera, ano? So, scam po ang tawag dyan, ano? So, ngayon, walang ibang mahalaga sa mga Inchik, ano? At mga taga-Pujian Chinese, Pujian China, na iba, ano, na pinakang priority sa kanila kundi ang kanilang ancestors, yung dugo nila, ano, at yung mga People's Liberation Army at yung pakikipagpatay sa mga Pilipino para maitayo ang New China dito sa Pilipinas, ano po. At yan po ang kanilang pinagmamalaki sa buong mundo, no, ang patayin ang Pilipino para maitayo ang New China at patayin kung sino man ang kaibigan ng Pilipino, no, dito sa Pilipinas para matagumpay nilang masakop ang bansang Pilipinas at maging bahagi ng bagong China. Na yung pong New China na yan ay nabanggit din ni Xi Jinping sa bilateral meeting noong 2015 sa United Kingdom, ano, kay Queen Elizabeth, ano. So, napag-usapan doon na nagpapasalamat ang China sa pag-handover ng Hong Kong sa bansang China. At nagparamdam doon itong si Xi Jinping na dahil ibinalik ng United Kingdom o ng Great Britain ang Hong Kong sa kanila, no? Sa mga ancestors nila dito, o nasakop ng naibalik sa Communist Party of China, ay parang nagparamdam siya, o talagang pinararamdam niya, hindi parang, talagang pinararamdam niya na bigyan siya ng permission ng United Kingdom o ng Great Britain na maitayo naman itong New China. Pero hindi po alam yun sa kaisipan. Wala pong kinalaman yun ang United Kingdom, ano? Kasi hindi nila alam ang isip ng mga Inchik, ano? So binanggit niya na sa bilateral meeting, ano, kay Queen Elizabeth, ano, na irespeto ng buong mundo ang kanilang mga traditional law. Ibig sabihin, kung ano yung kanilang batas na galing sa kanilang oral belief or oral doctrines mula sa kanilang mga ancestors, yun po ay batas din. At yun yung sinasabi nila na socialism. And socialism is based on claim of their ancestors about territorial issue, ano, or conflict, or
sinasabing dispute, ano? So pinalalabas nila na after ano 2015, itong 2016, ano, 2015 after ng bilateral meeting with United Kingdom, nagbuhos na sila ng droga dito sa Pilipinas, marami, ano? Pero bago pa noon, nagbubuhos na talaga sila. Ano? Panahon pa ni Aquino, ano? So bakit nila ginagawa 'yon? At saka isa pa, pinaramdam nila kung paano nakawan ang Pilipino for how many years, no? For 33 years na ninakawan nila ang Pilipino ng tax, ng mga tax, no? So bakit nila ninakawan ang mga mahihirap at bakit nila pinapatay ang mga mahihirap? So, paano natin nasabi na ninakawan ang mga mahihirap? Ipinangungutang po sa World Bank, ano, ng mga NCHEC o ng Chinese Chamber of Commerce ang mga Pilipino, ano? Dahil meron daw sinasabing poverty project, ano? Pagkatapos hindi naman nila ginagawang project sa mga Pilipino, binubulsa nila, ano? At 'yun ang nagpapaunlad ng Xinjiang o ng province of Fujian. Ano? Yung ninakaw ni Lucio Tan na $900 million at kung ano-ano pa. Oh, di ba? So galing din po siya sa amin niya, ano? At doon din galing ang Shabu si ano, itong si Lucio Tan, ano? Kasi Henry C, ano? Mga taga-Pujia po 'yan. So magtataka ka bakit tayo ninanakawan at bakit ang mga People's Liberation Army ay pumupunta rito at nagiging anak bayan at pinagbabawal ang mga Pilipino na magta-participate sa ROTC at magtagumpay bilang sundalo at bigyan ng proteksyon ng ating bansa para maipagtanggol natin ang ating tahanan ng lahi. So ganyan po ang mitolohiya ng mga Incheck, ano? Yung pagpapahalaga sa mga sinabi ng kanilang magulang o ng ancestors nila in oral belief or oral doctrines, ano? Yung salit-saling sabi, yung pakinig nila, ano? So ganun po 'yan. So atin po kakontrahin ang pamimiki ng kasaysayan nito mga Incheck, ano? Para maintindihan natin na hindi 'yan yung labanan ngayon ay hindi 'yan sa sinasabi natin na by flesh, you know? We're not fighting for flesh, we're not fighting for blood, no? We are fighting on spiritual war. When we say spiritual war, it is the battle of truth and lies. It is the battle of reality and deception. Ano po? So, gumagawa po sila ng mga propaganda to make it happen na talagang reality yung sinasabi nila, ano? And they had no doubt na talagang si Rizal ay dugo na mula sa ancestors nila. Ano po? So, sige po, balik tayo doon sa ating entablado. So, dito po, ano? Kung sa mga Incheck ay mahalaga ang dugo ni Rizal, ano po? At kung gaano kahalaga ang dugo ni Rizal, ay ganong kahalaga para sa kanila ang bansang Pilipinas upang gawing kanilang bayan dito sa dagat ng malayong silangan. Ano po? Kaya yan, tinatawag ni ng Incheck na si Emilio Ginaldo na ang perlas ng silangan yan ay bayan niya. So kumbaga nakatayo siya doon sa Fujian province, tinatawag niya na ang Pilipinas ay bayan kung bayan daw ng mga People's Liberation Army General, bayan kung Pilipinas na nasa gitna ng malayong silangan. At doon pinatay yung unang anak bayan, si Dr. Si Rizal. Yun ang pinalalabas nila, no? So, dito po, ating papaliwanag na hindi mahalaga ang dugo ni Dr. Si Rizal. Hindi mahalaga ang dugo ni Dr. Si Rizal na ibigay sa kanyang bansa. Ano po yan? Hindi po binigay ni Dr. Si Rizal yung dugo niya sa mga dayuhan. Ano po? So, dito po, sinasabi ni Si Rizal, ano? Hindi niya binigyan ng alaga na mas matimbang yung buhay niya. Ano? But yung dugo niya, o yung dugo niya, o yung last breath of life niya kumpara sa kanyang bansa. Ano? So, mas mahalaga kay Dr. Si Rizal ang bansa niya. Ganun po yan.
kaya niya isinuko yung buhay niya sa bansa niya. Ano? Sabi niya, wala akong ibang pinagsukuan ng aking buhay kung hindi ang bansa ko lang. Aking ibinibigay ang aking buhay sa iyo at para sa iyo lamang. Okay? So yung sinasabing for you, yan po ay tumutukoy sa bansa. Hindi yan para tumutukoy sa ibang bansa. Ano? Hindi yan tumutukoy sa dugo ng inchik. Ano? Kasi ang pinag-uusapan po dito ni Dr. Si Rizal na to you, no? Ay yung bansang nandito sa dagat ng malayong silangan. Ano po? So, wala daw po iba siyang bansa na pinagbigyan ng buhay niya, kundi ang bansang nasa dagat ng malayong silangan. Ano po? So, ito po yung sinasabi ni Dr. Si Rizal. Ano? So, meron tayo tinatawag na silangan. So, meron po tayong tinatawag na silangan, ano? So, yun pong nakakita nyo na yan. No? Galing dito sa North Pole, hanggang doon sa South Pole, yan po yung prime meridian, ano po? Diyan po nagsisimula ang silangan, papunta doon sa clockwise direction nito, tinatawag natin na equator, ano? Yan po yan. So, from the primary region going to the east, no? Hanggang dito sa anti-meridian or international dateline, ano? Yan po ang silangan. Ano po? At yun naman po, sabihin, galing dito sa primary region going to the anti-meridian, yan po ay Eastern Hemisphere or Orient, ano? Oriental, ano? Okay. Eastern Hemisphere itong half, no? Half circle lang, daigdig, ano? Yung another circle of the Earth ay Kanluran or Eastern Hemisphere, ano? From the center of the Earth, okay, half of the center of the Earth ay tinatawag natin silangan at itong half circle of the Earth at tinatawag ng kanluran. So, sinasabi ni Dr. Rizal na si Rizal ay meron siyang isang bansa. Ano po? Wala pong sinasabi dyan na meron siyang isang lahi. Ano? So, ganyan po yan tayo niluluko nito mga inchik. Ano? So, ang kanyang pinatutunayan ay meron siyang isang bansa, no? Na nasa dagat ng malayong silangan. Ano? At hindi niya tinawag na bayan, kundi bansa. Ano? So, mapansin nyo, puro bansa, ano, yung kanyang minamahal o yung ginigiliw niya, bansang ginigiliw niya, ano, ay nasa rehiyon daw ng araw. So, ang sinasabi natin sa rehiyon ng araw ay yung silangan. Ano po, pinag-usapan natin. No? At ang sinasabi niyang bansa ay nasa malayong silangan. Kasi ito pong pinakamalapit na silangan dito, ano, ay nandito sa primary dyan. Ganun po yan. So, ngayon, yung mga dagat din dito, no? Yung sinasabi natin, Baltic Sea, at saka Arctic Sea, Antarctic Sea, tapos itong North Sea, no? Antarctic Sea, nandito po, ano? Okay? So, ngayon, meron tayo sinasabi ng Baltic Sea, North Sea, no? Baltic Sea, North Sea, tapos ito, Atlantic Ocean, and then meron tayong papasok tayo ng Gibraltar, and then east pa rin ito Mediterranean, ano? Pagpasok dito sa Mediterranean, east na po yan, ano? West ito, kaputol lang Mediterranean, no? So yung Mediterranean lalabas ka dyan sa sinasabing itong ganito ang Mediterranean, bababayan dito sa Red Sea, ano? So yung Black Sea nandito parte, ano? So, yun po ay bahagi ng silangan pa rin. Ito, yung sinasabi natin dito, itong lugar na ito, yung Hormuz, no? Ito,
Persian Gulf, no? Dagat po rin yan at silangan. Pero sinasabing malayong silangan, malaki po yan, ano? Galing dito sa may taas ng Russia, hanggang dito sa may pagitan ng Japan at China, pagitan ng China at Korea, no? Hanggang dito sa may Taiwan, hanggang dito sa Pilipinas, hanggang dito sa may Malaysia at saka Indonesia, at bababa po dito sa may Papua New Guinea at saka dito sa may Australia. So lahat po ng mga inward water, no, ng oceans, no, Indian Ocean at saka Pacific Ocean, yan po ay karagatan. At yung karagatan yan na malayo doon sa primary region, no, ang tawag dyan ay Sea of the Orient. Ganun po yan, no. At dito daw po nakalagay yung bansa niya. Ano po? At yung bansang niyang natawag niya ay tinawag niyang Pilipinas. Ano po? Ganun po yan. So, meaning na kapag ka sinabing nasa region of the sun, ano po, ang bansa ko, nakakaranas po yan ng sinasabing day and night. Ano po? Nakakaranas yan ng seasons. No? Nakakaranas yan ng sariling atmosphere niya. Kaya yan ang binabakit ni Dr. si Rizal na may sariling atmosphere ang Pilipinas. So, hindi po yan tungkol sa lahi. Ano po? Kaya hindi po totoo na si Dr. Rizal ay nawawalang apo ng China na pinatay sa Pilipinas. Ano? Kasi hindi po niya sinasabi na pinatay siya. Ano? Kasi nag-alay daw po siya ng buhay sa bansang Pilipinas. So, malinaw na hindi siya nag-alay sa lahi ng mga Inchik. Ano? Dahil kung mag-aalay siya ng kanyang lahi, no? Ay maraming pag-aalayan dito. Pwede siya mag-aalay dito sa kaibigan niya, no? Sa mga kamag-anak niya dito sa Pilipinas. Eh bakit mag-aalay siya ng dugo sa mga kamag-anak sa Pilipinas at sa mga kaibigan niya, di ba? So, yan ay hindi totoo. Walang katotohanan na nag-aalay siya ng bansa dito sa Pilipinas o dyan sa China, no? Walang pinag-alayan na dalawang bansa, kundi isang bansa lang ang pinag-alayan niya at pinagbigyan niya, ato, I give it to you, ang buhay niya. Kaya hindi pwede, kung ang buhay ni Dr. si Rizal ay nasa bansa na niya at ang kanyang mga labi, ano, ay nakabalot na sa lupain ng Pilipinas, eh paano mo pang kukuha niyang dugo niya, ano, para ialay uli. So ito mga China, ang gusto niya, ialay nila yung dugo ni si Rizal at yung bansa ni si Rizal na nandito sa Sea of the Orient, ialay lahat yun sa kanilang lulo. O, ganyan po tayo niluloko nito mga Inchik, ano? So, likas namang luloko ito mga Inchik, ano po? So, hindi mo pwedeng mapiki ang kasaysayan ng Pilipinas, ano? Kasi it involves with celestial bodies. And not only celestial bodies, but all things and heavens and earth, ano? Ganun po yan, no? So, ang basa niya ay sinasabi na nasa rehiyon ng araw. Andyan po yung araw. At rehiyon ng araw ay yung sinasabing solar system, ano? At yung solar system, ano? Ay nararanasan ng Pilipinas, no? Dito sa kanyang kinaupo ang dagat sa Eastern Hemisphere, ano? Kaya kayo pag nakita nyo, no? It involves with solar ano, system, kasi nandito yung hayaan ng buwan na makita ako. Sabi niya, di ba? Let the burning sun evaporate the rings, ano? Towards the sky. O, sabi niya, di ba? So, maliwanag na pinaliliwanag dito is about geography of our country located at the sea of the Eastern Hemisphere, oh, na matatagpuan din natin sa Western Pacific Ocean, ano? So, yan po mga bagay na yan ay hindi pwedeng kamkamin at hindi rin po pwedeng pagharian ng mga Fujian dynasty para sabihin sila ang maging founding father ng lahat ng nakikita ni Dr. si Rizal. So, ganyan po yan, ano? So, hindi pwedeng nakawin, ano, ang bansang Pilipinas, ano? At hindi pwedeng pagbintangan ang mga Pilipino ay mamatay tao dito sa planetang ito, ano? Sapagkat sinasabi ni Dr. si Rizal, ang pinapatay lamang dito sa bansang Pilipinas ay yung pumapasok ng mga masasamang tao. Ano, yung sinasabi dito na
Yung pumatay ng kanyang mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, yun daw dapat patayin. No? E sa mga tagpo na dapat patayin yung mga mamamatay tao. Kailangan dito di po ba? Sabi niya, in field of battle, deliriously fighting. Oh. Bakit nakikipaglaban sila? No? Eh kasi gusto nilang ibalik sa Pilipino yung bansa nila. So may bansa na po ang Pilipino bago dumating si itong si Emilio Aguinaldo o yung mga Encik ang sinasabi dyan. At yun ang pinakikipaglaban ng mga Katipunero laban sa Espanyol at saka Gobernador Silio. Ano po? Kaya itong mga Gobernador Silio na may hawak ng plug, ni Emilio Aguinaldo, sila ang naglilink ng piking kasaysayan ng mga makabayan na galing dyan sa Fujian, ano? Ng mga terorista. Ganun po yan. So, hindi naging mahalaga kay Dr. Si Rizal ang kanyang buhay. Ano? Kundi, ginawa niyang may halaga ito para sa kanyang bansa. Ano? So, hindi niya winalang halaga yung bansa niya kumpara sa kanyang dugo. Ano? Kaya niya binigay yung dugo niya sa kanyang bansa para hindi na maagaw ng mga mamatay tao, mangluloko, manggagancho, at saka mga witchcraft historian. Kaya nga po binabawal niya dito sa ating bansa, ano? Nasa region of the sun, dito sa Sea of the Orient, bawal, ano? Pinalalayas niya yung mga nangaalipin, yung mga hangmen, mga mamatay tao, at saka mga mangluloko. Yung mga nagtatayo ng mga bogus organizations para mangutong, ano? Mangutong ng mga resources at mapunta lang sa kanilang dynasty, ano? So, yan po ang nangyayari, ano? So, hindi po pwedeng magkaroon dito ng Moral Liberation Army kasi meron tayong Diyos, ano? Hindi pwedeng magkaroon ng People's Liberation Army kasi meron tayong Diyos, ano? Hindi na tayo kailangan i-liberate ng Moro at saka ng New People's Army, ano? Kasi, nasabi niya, ito'y bansa na. Bansa na bago pa dumating yung Moral Liberation Army at saka ito People's Liberation Army at New People's Army. Ano, bansa na po ito. Ano? At ito mga Pilipino, hindi ito sinasabi ang Pilipinas na laban ng mga Moro at laban ito ng People's Liberation Army. Kundi ang sinasabi ni Dr. Rizal, ito ay laban ng buong bansa na nilalang ng Diyos. Ano po? So yung mga nilalang ng tao, yun yung sinasabing gumagawa ng mga traditional belief nila at na kung ano-anong bugus organizations, ano? So, itong mga tao ngayon ay hindi nang ginagalang nila din si Dr. Rizal, pero hanggang doon lang, hindi nila naiintindihan talaga itong sinulat ni Dr. Rizal na ito ay hindi para sa Moro, hindi para sa Kristiyano, hindi para sa People's Liberation Army, kundi ito ay para sa lahat ng Pilipino na may respeto sa karapatang pantao na nilalang ng Diyos. Dahil ang Diyos ay may karapatan sa mga tao dahil nilalang niya ito. Ganun po yan. So, pag pinagbasihan natin na ayaw ni Dr. Rizal na magpatay-patay ng mga Pilipino, no? Kasi ayaw nga niya ng mamatay tao. Kasi ayaw niya ng magkaroon ng kapintasan at kahiyan ng mga Pilipino na, oy, bakit ba kayo nag-aaway-away dyan? Kilala nyo ba ang bansa nyo? So, itong mga nag-aaway-away na ito, kumagawa ng mga kung anong bogus organizations, ano, at ng lahat ng kaguluhan dito, ano, ay kumagawa ng kahihiyan sa bansa natin. Kasi hindi nga sila mga Pilipino, ano? Kasi ang pinaglalaban nila, dugo nila. Wala naman dugo dito na kinakailangan gamitan mo ng dugo ni Rizal para pagpapatayin mga Pilipino dahil sa gusto mong itatag ay People's Liberation Army at saka Moro Liberation Army. Ano? Kung kayo ay tinitigilan nyo yung mga laban-laban na ito, basahin nyo ito sinabi ni Dr. Rizal, ano? Wala, kung kayo mga Pilipino, ano, hindi nyo dapat gamitin ang dugo niya, ni ang dugo ng mga Pilipino, ano. So, ang ibig sabihin, kung kayo totoong Pilipino, ano, dapat kayo ay mamatay
ha? No? Para sa inyong bansa, sa ilalim ng kalangitan ng bansang ito. Hindi yung mamamatay kayo para sa bugus organizations. Kasi yung bugus organizations nyo, wala naman sariling langit at lupa. Wala rin dagat. Ano po? So yung mga bugus organizations, katulad ng mga Moro organizations, at saka NPA organizations, ano? So ang Moro organizations, galing yan sa diyan sa ano? Sa Arab countries. At ito naman itong Chinese Chamber of Commerce galing naman sa China. Kaya wala kayong sariling kalangitan dito sa Pilipinas na gusto ninyong gawing langit ang kalangitan ng Pilipinas at gumawa kayo na tribu-tribu ninyo dito na dynasty. So kung kayo ay totoong Pilipino, isuko nyo ang buhay nyo sa bansang Pilipinas. Bigyan nyo ng buhay ang Pilipinas. Ang ibig sabihin, huwag kayong gumawa ng kagulan at gumawa ng kung ano-anong terorismo. So, ang ibig sabihin dito, kung kayo ay hindi Pilipino, terorista kayo. Ano? At yan ang ayaw ni Dr. Si Rizal na gagawa kayo ng kung ano-anong samahan, ibigyan nyo ng armas yung mga Muslim at makikipaglaban. Mali yan, no? Walang ganyan. Ang totoong Pilipino, no? Nag-aalay ng buhay para sa bansa. Hindi kumukuha ng buhay ng dayuhan para ialay sa organizations. Wala kang makita dito na ialay. Ano? Sabi dito, maging mapayapa ang bawat tao. Kahit yung ibon, gusto nga niyang magpahinga. Sawang-sawa na sa putukan, di ba? So, ganun po yan. Ano? So, wala ka dito makita. Basahin niyo po itong diagram na ito kung ito ay para sa inyo. Ano? So, sabi dito, other give you life. No? Pag sinabing other give you their life, ha? Ang ibig sabihin yan, yung nagtatanggol sa bansang Pilipinas. Hindi yun yung pumapatay ng Pilipino, ano? At nag-iimbita dito ng mga drug lords at mag-iimbita ng mga scammers, mga witchcraft historians at saka mga land grabbers. Ano? Hindi nyo pwedeng dayain ang kasaysayan ng Pilipinas, ano? So, magtatalo tayo nyo sa international court, ano? At tiyak na magbabayad kayo sa pinsala na ginawa ninyo. Dahil marami ng buhay ang ninakaw ninyo, ano? Eh, sa mga kalukuhan yung kabataan, makabayan kayo na matatanda na ngayon, ano? So, kayong matatanda na kayo, hindi pwedeng di kayo mabilanggo, ano? Sa kabubuhan ng lolo nyo dyan sa China. Ha? Sinasabi ni Dr. Si Rizal, ako'y may isang bansa, ano? Na kayamanang nasa rehiyon ng araw. So, ito po yung rehiyon ng araw, oh. Nandiyan po yung bansa natin. Ayun yung araw sa gitna. Ito yung rehiyon ng araw, ano? So, ang tinatakoy na rehiyon ng araw, yan po ay solar system, ano? Kaya nga sinasabi ni Dr. Osiris, let the burning sun evaporate the rains. And with my clamor behind towards the sky, so towards the sky, so lalagpas po yan ng atmosphere, ano? Lalagpas siya ng space, ano? At yung kanyang hiyaw, ay galing yun doon sa valleys na kanyang tinawid. Ano? Sumisigaw siya. Hinahanap niya yung bansa niya. Bakit wala mga Pilipino makakita sa kalangitan? Ano? Mamamatay na lang kayo. Di ninyo makita ang sarili niyong bansa. So, ang ibig sabihin nito, si Dr. Si Rizal ay merong isang bansa na tulad sa perlas. So, itong China naman o yung Fujian province, kahit yung mga incheck, hindi naman pwedeng maging perlas yan. Kung magiging perlas yan, ilalagay yan ditong China at lahat ng mga incheck dito sa dagat ng malayong silangan. So malayo na po sa geography yan. So ibig sabihin, hindi nawawalang apo ng incheck si Dr. Si Rizal. Alam ni Dr. Si Rizal kung nasaan yung bansa niya. Ang hindi alam ng mga incheck, yung kung nasaan yung lolo nila. Kung nasaan yung lolo nyo, bumalik kayo doon. Kasi pag sinabing bansa, ano, yan ay isang paraiso ng Diyos. Ano? Kasi sinabi ni Dr. Si Rizal, bansa, pinagmulan ng lahi. So, di ba may bansa rin kayo? Doon galing ang lahi ninyo.
Pero si Rizal, unique yung bansa niya eh. Yung bansa niya, talagang idinescribe niya na siya ay hindi nawawalang apo. Pag sinabing bansa, dito galing siya, hindi galing sa China. Kasi hindi pwedeng magkaroon siya ng dalawang bansa na inibig. Wala siyang dalawang bansa na pinaringgan ng kanyang huling paalam. Ayan po. My idolized country. No? Beloved Pilipinas. Hear my last goodbye. No? Sabi niya, yung last goodbye niya, ano yung last goodbye ni Dr. Rizal? Ito po, oh, ang last goodbye niya. Yung last two paragraph. No? I go. Sabi niya. Where there are no slaves. Sabi sabihin, huwag ninyong alipinin ang mga Pilipino na nasa karagatan ng malayong silangan. No? Where there are no hangmen. Oh, dapat lumayan sa daw yung mga mamamatay tao dito. No? Where there are no oppressors. Walang mga nagpapahirap. Walang gubernadorsilyo. Wala na yung lahi ni Emilio Aguinaldo. Ano po? Kaya lalayas kayo lahat. Mga plug, may plug-plug ni Emilio Aguinaldo. Ano? Kasi terorista daw kayo. Bawal daw yun dito sa dagat ng malayong silangan. Bakit sinasabing terorista? Ginawa ninyo yung bayan eh, yung bansa eh. At gusto ninyo na yung bayan ninyong Pilipinas, na hindi naman tinawag yung Dr. Si Rizal na bayan, ay gawin ninyong province ng mga ancestors niyo sa Fujian. Kaya lalayas kayo sa Pilipinas. Ano? So ano pang sabi niya? Dapat kayo mga Fujian Chinese, huwag kayong papatay. Wala kayong pananampalataya o ideolohiya na papatay sa mga Pilipino. So anong ginagawa ni General Yepe? No? Pinaglalaban niya yung kanyang pinaglalaban niya ni General Yepe ay yung ancestors niya. O diba? Yung ancestors niya dyan sa China ang pinipilit niya na ipaglaban niya. Ay anong pangalan ng ancestors niya dito sa meron ba sa Pilipinas na sinabi si Dr. Cesar na ang pangalan ng Pilipinas ay pangalan ng ancestors nila. No? So inilagay ba ni Dr. Cesar dito katabi ng Pilipinas yung beloved Pilipinas and Domingo Lamco? Wala naman, di ba? Kahit yung isang foreigner dito, hindi niya binanggit na yung foreigner ang anong kahit na anong nationality at pangalan, ano? Oh, 'di ba? Meron ba siyang binanggit na nationality dun sa isang foreigner? 'Di ba? Wala naman, 'di ba? So hindi pwedeng si itong isang foreigner na kaibigan niya ha, ay maging kasing foreigner ni Dr. Si Rizal. Pag foreigner, hindi niya kabisado ang langit at lupa. Hindi niya kabisado yung karagatan. Hindi niya kabisado yung salitang Eden. Ano? Ganun po yan. Pag foreigner, hindi niya alam kung paano ma-interpreta itong sinulat ni Dr. Rizal. Kaya kung sino man yung mga inchik dyan ng mga nagnakaw ng lupain from the time of Domingo Lamco, mawawalan sila ng citizenship. Ano po? At mawawalan sila ng mga lupain kasi hindi po yan sa inyo. Mana po yan ng mga Pilipino ano, na dito nagmula. No? So ang sinasabi ni Dr. Rizal, meron siyang isang bansa na tulad sa Perlas na nasa karagatan. At ang bansang yon ano, ay ang Eden. So ibig sabihin, bakit sinabing Eden? Dito nag-origin. Wala pong salitang Eden na nauna yung inchik dumating kaysa dun sa Diyos at nilalang ng inchik yung tao sa Pilipinas na ayon sa larawan ng Fujian. No? So ang sinasabi ni Dr. Rizal, kaya tinawag niyang Eden, nilalang ng Diyos ang mga Pilipino ayon sa larawan ng Diyos. No? So meaning, ang tao sa Pilipinas ay larawan ng Diyos. Bakit larawan ng Diyos? Kasi tumatawag sila lagi ay sa Diyos ng kanilang mga panalangin. Pinapanalangin nila na huwag silang mapatay ng mga drug lord at huwag silang taniman ng ebidensya ng mga
tauhan ni Emilio Aguinaldo sa huling panahon. Ano? Pinapanalangin nila yung mga pinapahirapan ni Emilio Aguinaldo at ng mga komunista. Pinapanalangin ni Dr. C. Rizal yung mga ina, ano, na nasa kapighatian at nasa sobrang kahirapan ng buhay nila na umiiyak, ano, dahil wala sila halos makain. At sabi doon, ano, ay panalangin daw yung mga na ulila at saka yung mga nabalo dahil sa drug war at sa mga patayan ng komunista, ano? Kaya bawal nga dito po yung patayan, eh. Patayan ng mga muro. Diba? So, ipanalangin daw, ano? Yung ating mga sarili, ano? Ipanalangin natin na yung pagkamatay ni Dr. Si Rizal ay final redemption niya na dapat makita natin. So, ibig sabihin, bawal dito na gagawa ka pa na redemption ng People's Liberation Army at gagawin mo silang yung dugo ng People's Liberation Army at mga Inchik ay gagawin ninyong pantubos ng kasalanan ng mga Pilipino pagkatapos nilang patayin ang Pilipino. Ano? So, sabi ni Dr. C. Rizal, huwag ninyong gambalain, ano, ang mga taong nagsipaglaban upang ipagtanggol ang bansa. Ano? Huwag ninyong gambalain ang kanilang kapahingahan, no? Sapagkat ang kanilang pagkikipaglaban ay ang paghingi ng bansa. Ano? Hiningi po ni Dr. C. Rizal ang bansa nila, hiningi ng Katipunero ang bansa nila, no? Doon sa mga mananakop na Kastila at Gobernador Silio. Ganun po yan. Yung Katipunero po, hindi po nang hingi ng Inchik, ano? Hindi po niya hiningi, nakipaglaban po sila sa Kastila upang hingin yung Inchik, ano? So, po, sinasabi po dito, ibinigay nila ang buhay nila ng mga Pilipino at pinakipaglaban ang bansang Pilipinas upang manatili ng Pilipinas ay isang bansa bago sumapit ang mga dayuhan, ano? Ganon din yung ginawa ni Dr. Si Rizal kung paano nagbigay ng buhay sa bansa ang mga Katipunero. Ganon din po yung si Dr. Si Rizal. Pare-pareha silang nag-alay ng buhay sa bansang Pilipinas na nasa rehiyon ng Araw dito sa dagat ng malayong silangan. Ano po? So, wala dito pinag-uusapan na si Rizal ay nanghihingi ng dugo ng Inchik. Eh kung ihingi si Dr. Si Rizal dito ng dugo, no? Eh kukuha siya ay dito siya kukuha, ano? Bago siya manghingi ng mag-alay ng dugo, oh, isa idadamay niya itong dugo ng kaibigan niya na foreigner. Hindi naman niya dinamay, di ba? Hindi nag-alay siya ng foreigner, no? Kaya sabi niya, yung inialay nilang buhay o yung dugo, ano, para sa bansa lang at yung katawan nila na nagmula dito sa kinuha ng Diyos, ha, sa lupang ito para mabuhay, ano, ay babalik nila ni Jose Rizal ang dugong iyon sa lupang ito. At yan ang sinasabi niya dito sa paragraph 9, ano? Before my ashes return to nothing, may they be the dust that carpets your field. Ano? So, ibig sabihin, hindi nyo patungan, pwedeng patungan ang dugo ni Jose Rizal at ang abo ng kanyang alikabok ng katawang lupa. Ano? Kasi kayo naman, ang bansa nyo, wala naman dito sa Sea of the Orient. Ano? So, kumbaga, kung may namatay kayo mga NPA dito, may namatay kong People's Liberation Army, huwag kayong gagawa ng monumento. Kaya illegal yung pagtatayo ng monumento ni General Lipo dito. Dahil hindi naman siya namatay dito sa kalangitan ng Pilipinas, eh. Ang totoong bayani, namamatay ay dito sa kalangitan ng Pilipinas. Ay, saan ba namatay itong si General Lipo, na kaibigan ni Corazon Aquino? Namatay sa Beijing. Ay, bakit nyo ilalagyan dito ng monumento sa Pilipinas? Oh, ito naman si
Corazon Aquino namatay sa political ambition na magnakaw ng Philippine Constitution para tanggalan ng historic right and legal title belonging to Filipino people, no? Sa bansa natin, at ninakaw rin niya yung pangalan ng bansa natin, ha, sa 1973 Constitution. Ganun pong magnakaw ito ng kasaysayan. Ano po? So, likas na magnanakaw ito mga Fujian Dynasty, ano? So, wala naman si Dr. Rizal hinihingi, ano, na mga inchik, kundi hinihingi sa mga inchik na igalang ang Diyos niya, igalang yung kanya mga kaibigang, ano, sweet friends, ano? At ginagalang din, dapat igalang din nila, ano, yung mga bagay ng Diyos sa kalangitan, na huwag nilang angkinin, ano, sabagat ito yung mga bagay ng Diyos. Oh, ngayon, ang nire-require lang sa mga inchik, ano, huwag maghigante dahil wala naman silang dapat ipaghigante sa Pilipino at pagbintangan ng Pilipino na pinatay ng mga Pilipinong sundalo at Pilipinong magsusundalo pa lang ang mga apo ng China o ang mga national hero ng China dito sa Pilipinas. Ang sinasabi dito ni Dr. Si Rizal, ano, kung kayo yung mga dayuhan papasok dito sa Region of the Sun, sa Sea of the Orient, no? Ay, magdala lang kayo ng humble flower, ano? Pitasin nyo dyan sa dalampasigan ng karagat, tabing dagat ng Pilipinas. Hindi sa kanyo ihandog, hindi yung pupunta kayo dito, bit-bit nyo yung mga plunderer, maamatay tao, magnakaw ng land titles, land grabbers, money launderer, magnanakaw ng literature ni Dr. Jose Rizal, and then pumapatay ng kasaysayan ng Filipino civilization. Pag sinabi po kasing Eden, this is the root of Filipino civilization. Our ancestors never arrived from other country. The origin of the Filipino is coming from Eden. There is no such Eden in which the foreigner is the one who arrived first before the native Filipinos. Kaya nga sinasabing foreigner, huli siyang dumating. Panyaga siya, hindi siya taga dito sa bansang ito. Kaya ninanakaw ng mga inchik si Dr. Jose Rizal, ay gustong maging banyaga din itong banyaga dito, nakasimbang banyaga nila. Kumbaga sila hindi maging banyaga dito sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya ang pagnanakaw ng kasaysayan ay pananakop. O isang maitutulad natin sa isang terrorism, ano? Kasi ang gustong mabura dito ng mga inchik ay yung civilizations ng mga Pilipino. So ang gusto lang ng China, doon lang galing sa kanila lahat. Pati itong foreigner, pati yung Diyos galing din sa kanila. Oh, lahat na. Kung sasabihin nyo na kayo ang founding father ng Pilipinas, ibig sabihin nyo yung hininga, yung kaluluwang nabubuhay nito, isang foreigner, ay kayo rin ang gumawa, pati yung kaluluwa ng ibon, pati yung kaluluwa ng Diyos, kayo rin ang gumawa. Sa inyo rin galing yung mamamatay tao, tsaka yung mga alipin, tsaka yung oppressor, si lahat na sa inyo. Kaya hindi kayo pwedeng maging founding father. Kasi, pati mamamatay tao galing din pala sa inyo, sa ancestors nyo, oppressors galing din sa inyo. So, hindi pwede yung wala kayong shared history sa Pilipinas. Kasi dito, yung mga mamamatay tao, hindi yan shared history ng Pilipinas. So, kanino ba galing yung People's Liberation Army na dumadayot sa Pilipinas? Yung New People's Army, di ba lahat ay galing sa Fujian? Yung mga nag-ano ng Shabu. Kayo ang founding father ng Shabu, ng mga mamamatay tao at saka ng mga magnanakaw ng kasaysayan ng Pilipinas. Hindi maging shared history ng Pilipinas dahil bawal nga dito yung mamamatay tao . Bawal dito yung pananampalatayang pumapatay. So ganun po yan. So ngayon, paano natin malalaman na ito si Emilio Ginaldo ay likas na mamamatay tao?
Dahil hindi niya naiintindihan itong sinasabi ng si Rizal. Talaga meron siyang political dream na magkaroon ng dynasty, yung Gobernador Silio after Spanish-American War and after World War II. At hanggang ngayon, ano? At yan ang epekto ng pagiging mangmang, ano? Na dinagaya ninyo yung pangluloko ng lolo nyo sa mga dayuhan. So, bumalik na lang kayo sa China, ano? Ang lukuhin nyo yung lolo nyo. Tadyakan nyo sa ulo. Bakit sabi, sinasabi ng lolo nyo, niluloko ninyo sila. Dahil ginawa kayong kahiyahiya, ginawang kahiyahiya yung bansang China ng inyong mga lolo. At saka nakakita na yung perlas ng silanganan, eh ginawa nilang China. At ipapalit, imumodify nyo rin ito, bilabid China nakalagay dito. Eh, kayo na lang ang ano, magpatayan dyan sa China o kayo, dito ba, walang patayan dito? Yung sasabihin ninyo mga anak bayan na digma ang bayan. Eh, paano magkakaroon ng bayan dito? Eh, puro bansa yung sinasabi ng si Rizal na pinag-alayan niya ng kanyang huling hininga. Pag sinabing life, lahat ng buhay na nasa kanya, maging yan ay physical or spiritual. Kasi ang tao, hindi nabubuhay lamang sa dugo. Ano po? Mababasa sa Hebreo 12:9 na bagamat kayo ay may magulang sa laman, which is yung galing kay Adan, ay may magulang din kayo sa espiritu. So, ibig sabihin, yung hininga ng buhay natin, na mababasa sa Genesis chapter 2, verse 7 and verse 8, ay galing sa Diyos. So, ang espiritu ng tao, hindi pwedeng ibalik ng mga Pilipino doon sa ancestors niya sa Jingjiang para sabihin yung kayo ang gumawa ng espiritu ng mga Pilipino. Yan ang ibig sabihin ng Eden. No? Kundi ibabalik ng mga Pilipino katapos nilang mamatay yung buhay nila, yung espiritu nila, yung kaluluwang nabubuhay nila dito sa Diyos. Kasi Diyos ang may-ari. Okay? Ng mga kaluluwa dito sa Pilipinas. Ayun, kung ang komunista ang may-ari sa kaluluwa ninyo, eh doon kayo bumalik. Doon kayo galing eh. Galing kayo doon sa dragon ng kalupaan. Oh, dito, perlas ito ng silanganan. Yung perlas, nanganganak din po yan ng perlas. Oh, yung dragon, nanganganak din ng dragon. Kaya yung dragon, hindi pwedeng maging perlas. At yung perlas, hindi pwedeng maging dragon. Ganun po yan. Yung perlas, nasa dagat lang. Oh, at yung, ano, sinasabing perlas, ano, ng silanganan, ay nasa rehiyon ng araw. No? At yun po yung rehiyon ng araw. Nakikita siya ng araw, yung perlas. O, di ba? O, ano ba yan? Umiikot-ikot na ito. Di ba? Region of the sun yan. Yan yung solar system. So, ipaliwanag natin yung solar system para malinawan ito ang mamamatay tao na si Emilio Aguinaldo. No? Okay, ito po yung region of the sun. Ha? Meron daw si Dr. Rizal na isang bansa na tulad sa perlas na nasa malayong silangan. Ano? At yun ang at yung bansang yan at yung bansa niyan niyang iyon ay isang paraiso ng kanyang Diyos. Ano? At yung bansa niyang yun na paraiso ng Diyos, ng kanyang Diyos ay nasa rehiyon ng araw. So ipakikita po natin yung araw at yung rehiyon ng araw at ng buwan. So, gusto niyang makita siya noong buwan. Gusto niyang makita niya, makita siya kahit yung buwan. Sa paghahangad niyang makita yung kanyang bangkay dahil alam naman niya na sinalbage siya ni Emilio Aguinaldo. Ano po? So, ngayon, kala niya hindi na siya makikita ng mga Pilipino, natagpuan siya ng mga Amerikano. Ano? Kasi yun ay sa tulong ni Henry A. Cooper. Ano? So, ganun yan. So, ilang milyon lang po yan ang layo niya sa Chonghoktong Temple at saka sa Binondo. Ano? Pero hindi makita ng mga Inchik for 2 years. Ano? So, ganun gumawa ng krimen itong si Emilio Aguinaldo. Ano? So, tuloy natin itong region of the sun, ano? Yung solar system, kung nasaan yan. Ano?
So hanapin muna po natin yung sun, ano? Bago natin tingnan yung origin of the sun, ano? So ito po yung sun. Ito po, yan po yan, ano? So yung sun, nakikita niya o yung paghihirap ni si Rizal at yung bansa ni si Rizal, ano po? So yun. Sabi niya dito, kung kailangan mo, sabi niya, sino may kailangan? Yung bansa niya. Kung kailangan mo o aking bansa, sabi niya, ng balabal, oh, sabi niya, ay kulayan mo, para kulayan mo ang iyong pukang liwayway. So, ang tinutukoy niya, ito, pagsikat ng araw, di po ba? Sabi niya, bansa ko, sabi niya, patuluin mo ang aking dugo, sabi niya. Padaluyin mo ito habang dumarating ang bagong araw mula sa lihim ng kadiliman, sabi niya. At magsilbing ang aking dugo, no? Ay balute. Na bumabalot. Magsilbi ang aking dugo na bumalot, no? Sa tingkad ng bagong panganak na liwanag ng kalangitan. Yun ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Let the burning sun evaporate the rain. Sabi niya. Sabi niya. Diba? And with my clamor behind towards the sky may turn pure. Yan sabi niya. Hindi po ba? So yun ay tumutukoy sa celestial bodies. Kaya walang kinalaman yun sa mga ninuno ninyo. Ano po? Hindi pwedeng maging founding father ang People's Liberation Army ng bukang liwayway ng bagong araw at ng dugo ni Dr. Si Rizal. No, kasi ang mga bagay na yan ay tinutukoy niya ay ginawa ng Diyos para sa mga Pilipino at para din dito sa mga sweet foreigner. Ano po yan? Maliban doon sa mga mamamatay tao at mga gobernadorsilyo at mga Kastila. Ay, at migil na kayo ng kaluluko ninyo. 123 years na niluloko nyo pa yung sarili nyo, ano? So, kayo talaga mga Indian pumatay, ano? So, hindi pwedeng ganun, ano? So, ay, so, ngayon, ano yung sunod na natin? Sabi niya, di ba? Nasa salamin, sabi niya, ng buwan, sabi niya, kung paano ako pinatay, sabi niya, let the moon see me. Kaya ng liwanag ng buwan, ng mapayapang liwanag ng buwan ay tumama sa akin, sabi niya. So, saan daw yun tumama? Sa kanya, di ba? Nasaan siya? Di ba? Di ba nandyan siya? So, hayaan daw ang buwan, no? At ay makita siya at tumama ang payapang liwanag sa kanya. Sabi niya. O, ano pa? Hayaan ang madaling araw. Sabi niya, nasan ba yung madaling araw? Di ba? Mamaya, papaliwanag natin yun, ano? Ayan, ang bukang liwayway, no? Na magpadala ng kanyang mga sinag, no? At tumama sa aking kinaruroonan. Nasan ba siya? Di ba, nandun siya? So, yung bukang liwayway. O, di ba, pakubukang liwayway natin. Niya, hayaan daw, ano? Ang bukang liwayway, ano? To send its fleeting radiance. O, mamaya, palabasin natin ang bukang liwayway. Di ba? O, yan ang bukang liwayway. O, darating na, di po ba? O, yan ang sinasabi niya. No? So, pang ilang paragraph yan? O, seventh paragraph, di ba?
Ano po, bukang liwayway na, hindi po ba? At yung sinasabi ni Dr. Si Rizal na newly born light, ano? So, kinakailangan ikaw 123 years na makita na natin kung sino ang pumatay sa kanya at malaman natin kung anong dahilan, bakit siya pinatay. Ay dahil sa pangangamkam ng mga lupain under Maura law. No? Ganun po yan. So, balik po tayo. Ano po? Sabi niya, let the wind moan with its low murmur. So, nasan po ba yung sinasabing wind? Ano? Yan pong wind, nandito po yung sa sinasabing atmosphere. Ano? Kaya meron tayo yung atmospheric temperature o sea temperature na sinusukat natin ng barometer. Pag ang pressure ng karagatan no, ay mababa, ibig sabihin mayroong bagyong darating at lalakas ang hangin. So, ang gusto niya, yung mapayapang araw. Kaya sabi niya, newly born light. No? Walang bagyo, walang kahit ano. So, gusto talaga niya maging kapayapaan ng kahit atmosphere no, ng Pilipinas. Umikot man ang Pilipinas sa kanyang sa kanyang truck, ano? Sa kanyang kinaruroonan. So, ibig sabihin, kung umikot man ang Pilipinas sa kinaruroonan, ano? Ganyan po ang pag-ikot, ano? From east, eastern, and then going to the west. So, ganun po yan, ano? Umikot po ang mundo, ganyan. Okay? So, lagyan po natin ng umaga, ano? So, umiikot po ang mundo, ganyan. Okay. Easterly, ano? One direction lang. O yan ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal. No? So, yan ang sinasabi niya na when I die when I see the sky has unflored its color. Kasi hindi pwede magbago yung kulay ng mga bituin. No? Kung puti, puti. Kung blue, blue. Kung pula, pula. Kung orange, orange, kung white, white, ano? Kung nag-glittering siya, ganun pa rin yan. Hindi pwedeng takpan ng mga sinungaling at mga kriminal yung kanilang krimen na ginagawa. At for 123 years, hindi mo pa nalalaman kung ano ang ginagawa nitong mga dayuhang Inchik at Kastila. Ay niluluko na natin ang ating sarili, ano? So, ganun po yan. So, kilala natin kung sino yung mga mamamatay tao dito at saka mang gagancho, ano? So, ganun po yan. Pagka binago ng kasaysayan ng bansang Pilipinas, malalaman mo na ang mga gumagawa nito ay yung mga mamamatay tao. At dito sa Pilipinas, wala dito sinasabi na patayin mo ang mga Pilipino at magiging hero ka. I die to give you life. Lahat po sinasabi dito ay magbigay ng buhay. No? I surrender this life. No? I give it to you for your sake alone. Binibigay niya ng buhay yung Pilipinas. Yung mga taong nandito sa Pilipinas para magising sila na dapat ipagtanggol nila ang Pilipinas kung gusto nila ng sariling tahanan ng lahi at tawaging bansa ang Pilipinas at hindi probinsya. Ano po? So, at sinasabi nung si Rizal na huwag bigyan ng kahihiyan ang ating bansa. So, itama po natin, iwasto natin yung kasaysayan. Ha? Tanggalin natin yung mga mamamatay tao dito. Hindi natin sila papatayin, patatawaran nito natin sila, pero lumaya sila sa bansa natin at magbayad sila ng danyos, ano? Perwesyos danyos, no? Pinagbayad nga nila yung Pilipinas, no? Kung ilang milyon nang sumadsad dito sa may malapit sa teritoryo ng Pilipinas. So, yung mga gumagawa ng picking history, pagbabayaran din natin sila, no? At may marami silang buhay na kinuha, ano? Yung pangnanakaw ng kasaysayan, yan po ay pag patay no sa civilizations natin. Kung dapat niyo dapat niyo pong pag-aralan 'yan ano. Mas na pinatay ang kasaysayan niyo, ibig sabihin papatayin din kayo at papatayin ang inyong literature. Ano, ganun po 'yan. Hindi 'yan pinapayagan ni Dr. Sir Rizal na ganyan ang mangyayari sa atin. Ano po? Sinasabi ni Dr. Sir Rizal ay laging magkaroon tayo ng sinasabing
bukang liwayway. So nasa kadiliman nung patayin siya, itinago yung kanyang krimen, yung krimen na laban sa kanya na basta na lang silang siyang pinatay na parang aso, tinabunan. Pagkatapos ngayon, gusto nilang angkinin yung kanyang bangkay at kanyang dugo dahil lamang para maproteksyonan yung kanilang pagnanakaw ng mga lupain, ano? At hindi matigil yung dynasty nila o sinasabing gubernador silyo system, ano? So mga wala na po yan kasi nandito na daw po yung bagong araw, ano? Bagong bukang liwayway, ano? So ang gusto ni Dr. Rizal, makita yung wastong katarungan laban sa kanya, no? Kaya dapat yan po ay itayo natin ang kasaysayan ng bansang Pilipinas na tayo ay hindi mamamatay tao, kundi tayo ang biktima, hindi yung China, ano po? So ganun po yan. So tuloy po natin, ha? So mapapansin natin na hanapin natin yung sinasabing region, ano? Nakita natin yung sun, yung moon. So yung region of the sun or region of sun, moon, and our planet, ano? And region of the stars. So ipapakita po natin yan, ha? Okay. So ito po yun, ano? Yan po yung sinasabing region of the sun, ano? So ito yung sun natin. Okay. So itong sun na ito, sabi niya, yung bansa niya ay nasa region of the sun, ano? Kita niyo naman yung sun. Ito yung bansa niya, lagi ang binabanggit niya. So umiikot-ikot lang po dito, ano? So ang pag-ikot ng daigdig is counter clockwise, ano? Around the orbit, ano? At yan sinusukat yung panahon, ano? So mula nung patayin siya, hindi pa nakita kung sino yung salarin, ano? Yung salarin siya mismo ang gustong maging bida, ano? At gustong yung salarin pagbintangan ng mga Pilipino, na mga Pilipino ang pumatay. Ganyan po nila niluloko itong si Emilio Aguinaldo ang buong mundo, ano? So dito sa kasaysayan ni Dr. Rizal, hindi mo pwedeng patayin ang kasaysayan, ano? Ng liwanag ng araw. Ano? Hindi ka papasa dito sa kasaysayan na sinasabi ni Dr. Rizal, ano? So, yun po ang region of the sun. No? Siya yung sun, ang region of the sun, ito yung bansa natin, paikot-ikot lang dyan. No? So, 12 months, no? And then, 13, 14, dapat makita natin. No? In 14 months, makita natin. No? So, ganun po yan. So, yung 12 months, no? 123 years na siya pinatay. Nandun pa rin, nakabaon pa rin yung mga kasaysayang napilit na tinatakloban itong mga kriminal, ano? So ngayon, ang sinasabing region of the sun, ano? Ay nandun yung mga planeta, ano? So palalabasin natin yung mga planeta, ano po? So ayan po yung mga planeta, ano? So ayan po yung sinasabing region of the sun, ano? Kinaruroonan po yan ng mga planeta. Ayun yung Earth, no? So, ibig sabihin, yung Earth, umiikot dito. Ito yung elliptical na area ng sinasabi natin na daigdig, you know? At yung bansa natin, paikot-ikot din dyan kasama nung Sea of the Orient, nung atmosphere ng Pilipinas, you know? Pati yung valleys, yung space, you know? 7,641 islands, you know? Kasama ng bawat Pilipino na nakakakilala ng tamang kasaysayan, no? So yun yung Earth, no? So kung tatanggalin natin yung ano, descriptions, ano? So yun ang makikita natin, ano? Yan ang region of the sun, ano? Ganun po yung pinapaliwanag yan, ano? Yan yung region of the sun. The sun, the Earth, no? And this is the region of the sun, na kung saan nilagay ng Diyos ang bansa natin sa kalangitan kasama ng stars, kasama ng Milky Way galaxy at ng mga ibang planeta at ng buwan, ano? At nagkakakitaan, ano, ang mga celestial bodies, ano? Laging planeta 'yan o mga
measures, ano, nakakakitaan, ano, nasisilip natin yan dyan sa region of the sun. So, ito po ang region of the sun, ano. So, ang gagawa natin ng mapa, ano, so this is the sun, and there are billions of suns or stars and Milky Way galaxy, ano. So, ganyan po yan. So, kung gagawa natin ng diagram, ano, ito po yung sinasabing region of the sun. Ano po? Ayan. Okay, palalakay natin. Maliit pa rin. Okay. So, ito po yung region of the sun, ano? Okay. So, yung inner circle niyan, po, yung inner circle niyan, sorry, yung inner circle ay umaga, ano? So, yan ay umagang, kunwari ay umagang January, okay? Umagang February, umagang March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ganun po yan. So, yung inner circle, kung nakaharap dito sa inner circle, no, ang region of the sun, yung ating bansa, ay umaga sa Pilipinas. Ganun po yan, ano? Ayon, kung gabi naman po sa Pilipinas, okay, nakakita natin ito sa January, itong mga stars na ito. So, ibig sabihin, nakatalikod ang ating bansa, ano? Sa araw. Ang nakita ni Jose Rizal ay mga stars, yung moon ng ating planeta, okay. So, itong pagkita na ito, ito yung quarter, ano? Sorry, hindi quarter. Yun yung 10 days, 20 days, no? Ka 30 days, ano? So, mamaya, sabihin natin kung alin yung quarter, ano? So, ito yung sa March, April, 10 lamang po ito, ano? Ngayon, kung gusto nyo malaman kung ano yung talaga direction, no? Hanapin nyo na lang po doon sa ano, yung mga tungkol sa astronomy, ano? Yan. So, pagdating dito ng ito na yung sinasabing December, no? So, ito January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, ano? So, kung papaliwanag natin yung kamatayan ni Dr. Jose Rizal, ano? Paliwanag po uli natin, no? So, pinatay si Dr. Jose Rizal ay December 30. So, ito, December 10, 20, December 30, ano? So, dito siya pinatay. Ito yung huling bituin na nakita niya nung siya ay patayin. Ano? So, ganun po yan. So, noong December 29, umaga, araw ang nakikita niya sa Pilipinas. Ganun po yan. May dumadalaw pa sa kanya. Yung huling hapunan niya, dito na. Tapos, nilabas siya na Port Santiago. Pinatay siya dyan sa luneta. Malapit lang yan sa Binondo. Ano? So, kung sasabihin nila na si Rizal ay incheck, di dapat ni-rescue nila. Di ba? Dahil ang Chinatown, sabi nila, ay ginawa noong 1594. Which is, noong patayin si Rizal ay 302 years na nandyan na mga incheck. Bakit hindi nila pinagtanggol si Rizal laban dyan sa mga Kastila? Di ba? Kaya lukuhan yan. Di ba? So, nung patayin dyan ni Emilio Aguinaldo, si Dr. Jose Rizal, so, December,
dito sa area ng ito, January 1897, wala na si Rizal. Buwan na lang at saka bituin ang nakakakita sa kanya. And then, umabot pa ng 2 taon na ikot dito ang ating, ang ating bansa. Saka lang nakita ng mga Amerikano dito siya inilibing sa Paco Park. Ano? Ilang milya lang dyan sa Binondo. Sabihin, ika 304 years na, di pa nila kilala si Jesus. Tinago pa rin nila lihim dun yung mga Inchik. So lahat ng Inchik nagmamaang-maangan for almost 304 years. Hindi nila kilala si Jose Rizal. Hindi niya alam kung saan nakalibing. Itinuro lang, may nagturo lamang, ha? Dahil pinatuga itong si Emilio Aguinaldo. Ganun yan. Kaya siya ay nawala, pinakawala ng para. Kunwari, naging patriot siya, nagtayo siya ng bandila niya bago dumating ang Amerikano. Dahil natakot siya eh. Diba? So, ganun yan. Mabibitay siya eh. Diba? Kaya lang, very poor, kumbaga, ay mapagpatawad itong Amerikano. Kaya di siya pinatay. No? So, ganun yan. Kasi, kailangan nga ng sinasabing human right. So, ganun magmahal si Dr. Si Rizal. Binigay niya buhay niya sa bansa niya. Hindi doon kay Emilio Aguinaldo. Hindi doon sa Kastila. Mas sinuko daw niya yung kanyang. So, ang serial killer na itong si Emilio Aguinaldo noong 1896, December 30, inanap pa niya yung mga katipunero. Pinagpapatay niya sa loob ng 4 na buwan na mahigit, Si January, February, March, April, May, So, May 10, So, dito ay, May 10, dito niya pinatay, So, pinatay naman niya itong si kababataan ni Dr. Si Rizal. So, ganun yan, So, biro mo yan, ilang buwan lang ang pagkita, Isa, dalawa, tatlo, apat na buwan at 10 araw. Inubos niya yung mga katipunero. Pinagpapatay niya. Nung mapatay niya lahat ng katipunero, nung naiewan itong si Andres Bonifacio, pinatay din niya. Kaya serial killer itong si Emilio Aguinaldo. Kasi 4 months and 10 days lang pagkita ng pagpatay niya kay Dr. Si Rizal. Ay, ito si Dr. Si Rizal, kababata niya ito si Andres Bonifacio. So, ilang araw at gabi lang yan, di ba? Meron tayong 30 days, di ba? Ilang days yun? 33, 6, 9, 12, 120. 130 days. In 130 days, pinatay niya naman itong si Andres Bonifacio. So, tapos, itinatag niya ito ngayong sinasabi First Republic, At minodify niya yung may ultimo Adios, yung salitang bansa, ginawa niyang bayan. Ganyan ang lukulukong si Emilio Aguinaldo. Alang-alang lang doon sa ancestors niya sa China, ay pinakialaman niya, kasi ang gusto niya, maging bayan ng mga Inchik, ang Pilipinas, sa halip na maging bansa ng Pilipino. So, ito po yun, Makita po natin na noong 17th August 1898, 4 days after the Mock Battle of Manila, when the American took over the city. So, ang kalaban po dito ay Spanish, The remains of Rizal were exhumed, So, hinukay ng mga Amerikano. Sakalang nahukay ng mga Amerikano yung bangkay ni Dr. Si Rizal, At wala pong kabaong kumbaga kung paano pinapatay ng mga NPA yung mga Pilipino sa kagubatan, kung paano pinapatay ng People's Liberation Army yung mga Pilipino sa kagubatan, sila po ay walang cross, wala man lang kahit anong palatandaanan, at sila po ay walang kabaong
nililibing pong parang aso. Ganun din po ang pagkalibing kay Dr. Si Rizal. Gano lang po ang layo dyan, ha, nito mga inchik, no, sa Paco Park, no. So baka tapos maho kayo kung ni Dr. Si Rizal, dinala yun doon sa magulang niya, no, dilinisan, ano. So ganun po ang nangyari. So ganyan po yung mga hukbalaha pumatay, ano? At yan yung mga kabataan, mga kabayan ngayon, no, ng China. Okay, so ilang araw yun, ano, kung pag-aaralan natin, ano. So pinatay siya ni Emilio Ginaldo, ano, ano, December 30, 1896, at natagpuan siya nung August 17, 1898. So 595 days po, ano. So 1 year pala, ano po, at 7 months, kulang-kulang 2 years, ano. So 1 month, 1 year, and 7 months po. Nag-gira muna po yung Amerika at Spanish at saka ito mga gobernadorsilyo, ano? Magkakampi ang gobernadorsilyo, of course, syempre, dahil gobernadorsilyo siya. At saka ito, Kastila, laban sa Amerikano, ano? So, 19 months po, ano? Na nakalibing si Dr. Si Rizal. And 18 days, or 1 year and 7 months, ano? Walang kabahong, walang burol. Samantara, ang lapit lang dyan ang simbahang Katoliko. At saka yung Chung Hok Tong Temple, ano? At sila ang gumawa ng ay mga inchik ang gumawa ng Paco Park. At sila rin ang katulong ng mga Espanyol sa paggawa nitong sinasabing Port Santiago. Ganun po yan. So, yan po ang hindi pwedeng pagtakpan, ano? Yan kasaysayang yan. Ano? So, hindi pwedeng maging inchik si Dr. Si Rizal. Dahil kung inchik siya, malapit lang ang binundo dyan. Ano? At malapit din ang simbahang Katoliko at simbahang Katoliko ng Inchik at simbahang Katoliko ng Espanyol, ano? Ang simbahang Katoliko ng Inchik ay tinatawag na Chung Hok Tong Temple, ano? At ito namang simbahang ng ating ano, Katoliko na Kastila ay katedral, malapit lang din dyan, ano, sa Bagong Bayan. So, dun lang siya itinapo na parang aso. So, lumalabas na totoo, ano, pag napansin mo itong simbahan, laging pinagtatanggol ay ang mga komunista, ano, at peace process daw, ano. So, ang mga Pilipino, 51 years na nasa rest and peace. Ito naman mga taong simbahan, rest and peace pa rin. Diba? Nasa patanahimik pa rin. Pero ang binabautismohan nila, mga komunista. Itong si People's Liberation Army, General Yepe, binautismohan sa pangalang Domingo Lamco. O, pumatay siya, katulong ni Jose Maria Sison. Si Jose Maria Sison, Katoliko rin. Ang pinapatay, kapwa niya Katoliko. Ang pagkakaiba, Pilipinong Katoliko. Itong nasa Pilipinas, siya naman ay inchik na Katoliko. Naging Katoliko sa Pilipinas, galing sa China. Kaya People's Liberation Army din po yan. Hindi yung papatay ng Pilipino kung hindi yan People's Liberation Army. So mali ang kanyang pagbabasa ng literature. So yung People's Liberation Army, nagiging professor na dito sa Pilipinas. So pwede rin siyang maging senador at maging presidente. Ganun po yan. Kasi revolutionary yan eh. Ganun po yan. Nagnanakaw ng kasaysayan. So tingnan mo kung gano'ng tayo kamahal ng mga Amerikano. Ano po? So, sila pa ang naghukay. At sila pa ang naghanap ng bangkay ni Dr. Si Rizal. Ano? Noong ano? 1898. Ano? Nasaan na tayo kanina? Sino ba ito?
Okay, ito po ano, yung hinahanap nung makuha rin nung nanay niya kung saan nilibing si Dr. Si Rizal noong 1896 ano. So, noong 1898. So, ito po yan, ano? 17 August, 1898. No? After 1 year, ano? And 7 months, saka lang nakita yung bangkay ni Dr. Si Rizal at ang mga Amerikano ang nakatagpo. Ano, hindi yung Inchik, hindi yung Kastila. Ganun tayo kamahal ng mga Amerikano. And then, kay Andres Bonifacio, ano? Ito po ang nangyari sa kanya, ano? So, pinatay siya ni Emilio Aguinaldo noong May 18, 1897, ano? So, ilan yun? May 18, 1897. Tapos, hinanap din ng mga Amerikano yung bangkay niya, ano? At natagpuan yun sa Maragondo, ano? So pag napansin natin dito na okay, no? May 18, 1897, ano? So Procopio and Bonifacio ay pares pinatay, ano? Parang squad din, ano? So yung extrajudicial killing, ano? Sa Nagpatong Mountain, ano? At pinahirapan muna siya bago siya pinatay. Ano? So, ganun yung mga komunista. At siya itinaga. So, ganun katindi. Ano? So, ayun dito ay who murdered Andres Bonifacio, ano? So, ito na po yan. He was shot to death in the arm by Bunson. Pero ang nag-utos niyan ay si Emilio Aguinaldo. So, ganun po yan. So, makakita po natin yan. Andiyan po yan sa kasaysayan natin. So, sinerch po natin, ano? So, where is the remains of Andres Bonifacio? Ano? So, yung mga buto ni Bonifacio, ano? Buto na lamang siya, ano? So, 1918, ano? Saka lamang pinagsikapan talaga ng mga Amerikano, ano? Nahanapin, ano? They mounted a search for Bonifacio's remains. Ganon talaga kahalaga ang buhay ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Ano? So, sila ang naghanap. Ano? So, saan ka nakakita na yung mga Inchik ay naunang maghanap kay Andres Bonifacio. Tahimik lang sila, di ba? So, ganyan tayo mahal ng Amerikano. Ano? So, pinatay siya noong May 10, 1897. Ano? Ganon yan, no? So, ganyan pumatay ang mga NPA o mga hukbalahap, ano? Dahil sa pagiging gahaman sa pera, ano? At ang pumatay dyan ay malinaw na si Emilio Aguinaldo. Pinipatay siya ng Inchik na si Emilio Aguinaldo. So, ito po yun, ano? Ang pagkamatay ni Emilio Aguinaldo. Makakita niyo po yun dito sa aking, ano, channel, no? Pindutin niyo po itong about and then punta kayo dito, scroll, then open new tab and then nakita nyo dito, no? So pinatay ito ni Emilio Aguinaldo, no? Pinapatay, no? So ganun po yan, no? So na-recognize ni ano na siya ang pumatay, no? So ganun yan. So traitor po ito si Emilio Aguinaldo, no? At saka yung pagkagan traitor niya, pinasuko niya yung mga Pilipino sa bandila niya, samantalang dapat siya i-firing squad dahil mamamatay tao siya, eh. Diba? Si Dr. Si Rizal nga, eh. Walang sala ang kanyang pagka, ano, pinatay siya. So, ito yung apo ni Emilio Aguinaldo, ano?
So dapat tigilan na nila yung lumayas na dito sila sa Pilipinas. Ano? Dahil wala silang karapatang magsilbi sa Pilipinas dahil mamamatay tao sila. Kita mo naman, in-check siya. Oh. O, tingnan natin. Masyadong sa mga movies na pinalalabas for the past few years, para masyado nilang dinedegrade or masyadong sinisiraan si General Emilio Aguinaldo. Pero kung sana kung iisipin natin po sa mga panahong iyon, actually magulo talaga yung panahon ngayon. May mga dayuhan, may mga gera. So hindi natin, kung totoo man nagawa ni General yun, hindi natin ma-blame dahil kaila mahirap na within the mga kapwa Pilipino, nagkakagulo na eh, may mga dayuhan pa sa bansa. Ang sa akin lang, sana maging fair lang, pag-aralan maigi yung history, kasi may kanya-kanyang sides lagi yan. Okay, so yun po, nag-aaral natin talaga yung history. Sabagay, wala naman siyang kasalanan doon, pero dapat huwag na silang manilbihan para panindigan nila yung panghingi ng tawad sa Pilipino. Ano? Kasi ang sinira ni Emilio Aguinaldo ay kasaysayan ng bansang Pilipinas. No? Kaya pag-aralan ninyo yan, mga Aguinaldo, ano? Na hindi pwede ninyong tawagin bayan ang Pilipinas dahil ito ay tinawag ni Dr. si Rizal na bansa. Ano? So, sa ating pag-aaral, galing dito, hanggang dito, 4 months and 10 days, pinatay niya si Andres Bonifacio, no, after napatay niya si Dr. si Rizal. Kaya serial killer, no? Wala siyang karapatang maging presidente. So ito naman po yung makikita mo kung nasa Pilipinas ka, no, sa gabi, no? Yan po makikita nyo. Yan po yung Milky Way galaxy, ano? O yun yung lumbar na sinasabi, ano? So, ganyan po pinapaalaala ni Dr. si Rizal, no? Kung ano yung sinasabing region of the sun, ano? So, kumbaga, dito ka sa Pilipinas, sa ganito buwan, yun yung mga stars na makikita mo, ano? So, kung December 30, matay siya, no? 10 lamang po. Yan ang huling nakita niya mga bituin bago siya barilin ni Emilio Aguinaldo. Then, pagdating ng 4 na buwan at 10 araw, pinatay naman niyang isunod si Andres Bonifacio. No? Ganun po yan. So, serial killer itong si Emilio Aguinaldo. At ang pangarap niya ay maging bayan ng mga Fujian ang bansang Pilipinas at hindi maging bansa ng Pilipino. Kaya ginawa niyang bayan yung perlas ng Silanganan. Ano? So, ganun po yan. So, ang kasaysayan po ng Pilipinas ay hindi pwedeng tawagin ang Eden, ano, o ang Pilipinas na lugar na kung saan nawawala ang mga apo ng China, o lugar na kung saan pinapatay, ano, ang mga apo ng China. Dahil si Dr. si Rizal, hindi siya nawawalang apo ng China. Ano. Siya ay apo ng Diyos kay Adan. No, kasi ang buhay niya hindi galing sa Enchik. Ang Diyos niya hindi galing sa Enchik. No? Yung kaluluwa ng Diyos hindi galing sa Enchik. Yung foreigner na kaibigan niya doon sa paragraph 14, hindi galing sa Enchik. So, hindi kasaysayan. Walang shared history ang mga Enchik sa Pilipinas. No? Ano po yan? Eden is not a place of heroism of martyrs. Saka nakakakita, pinatay mo si Dr. si Rizal, tapos katipunero, pati kasaysayan nila. At pagkatapos pinatay mo rin itong si
ang kababata ni Dr. Jose Rizal na si Andres Bonifacio after 4 months and 10 days. O, tapos sabi mo, national hero ka ng Pilipinas at ikaw nagtatag ng unang republika. So, ibig sabihin, niluloko mo ang mga Pilipino. Ano? So, ang unang presidente ay si Dr. Jose Rizal. Dahil hinihingi niya, siyang naunang nag-alay ng buhay sa bansang Pilipinas na sinuko niya kahit siya ay walang kasalanan sa bansa niya sinuko, hindi sa kay Emilio Aguinaldo. Kaya hindi totoo yung retraction. Ano? Pasama sa paragraph 1 na ibinigay niya ang buhay niya sa bansang Pilipinas at hindi sa Kastila. Ano? Hindi sa gobernador silyo ng Kastila. Ano? It is not a story of the lost paradise of the great-grandfather of Fujian dynasty, kasi paradise po ito ng Diyos, ano? Hindi ng dynasty. Nasa paragraph 13 din po yun. No? It is not a place of struggle. Yung pong ginagawa ng mga kabataan makabayan, kung ano-anong rallying naan dyan, sa halip na sumuko sa Pilipinas at magkaisang ipagtanggol ang Pilipinas, sasabihin pa walang ROTC, bawal ang militarisasyon, bawal ipagtanggol ng mga military ang bansang Pilipinas, yan po ay malaking kalukuhan. Kaya, ibig sabihin, yung mga nag-i-struggle, yan po yung mga nawawalang bata, ano, ligaw ng mga inchik, ano, apo ng People's Liberation Army dito sa Pilipinas. Ano. And pretending to be a victim of terrorism of human rights, ano, mechanized and manufactured by communism. Sila rin po mapatay, sila rin yung nagbibintang. Ano. So, ganyan yan. Tapos yung mga pinatay nila, sasabihin nila, pinatay ng ating mga militar, pero sila ang pumatay. Pagkatapos, gagawan nila ng lapida, sabihin ay martyr ito na pinatay ng sundalo. Ano? Sa paragraph 2, hindi po dapat pumapatay ang sundalo at hindi lalong pumapatay ang mga komunista. Ano po? Dahil natural lang na pumatay ang mga sundalo dahil ipinagtatanggol nila ang bansang Pilipinas. So ang terorista dito ay itong kabataan makabayan na nagkukunwa rin biktima, pero sila nang bibiktima. It is not a history of the rival of Fujian tribes, of course, kasi nauna yung Diyos at nauna yung mga tao dito at ang unang tao dito, Pilipino. Kaya sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang Pilipino ay Eden kasi tao na ang mga Pilipino bago dumating ang Inchik. At ang mga Pilipino at ang mga anyo ng Pilipino hindi ginawa mula sa anyo ng Inchik kundi ang kanilang pagkatao ay nilalang mula sa anyo ng Diyos. Ganun po yan. So, Eden is not the history of arrival of Fujian tribes who want to become a hero after murdering all the children of God at the Garden of Eden. So, ganun po yan. Kasi ayaw nga ng Diyos na magkaroon dito, ayaw ni Israel na magkaroon dito sa Eden na mga mamamatay tao, oppressors at saka hangmen. Ayaw niya kay Emilio Aguinaldo. Ano? Ayaw niya dun sa mga may hawak ng bandila ni Emilio Aguinaldo na ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga lulo sa China, ang mga pangalan ng kanilang lulo, ang ginagawang founding father ng Pilipinas. Samantalang si Dr. Rizal, ang founding father ng Region of the Sun, ng Sea of the Orient, at ng kanyang bansa sa dagat ng malayong silangan ay ang Diyos. Ano po? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ng hininga ng bawat Pilipino at ng kaluluwa ng tao, hindi mula sa dugo ng banyaga, dahil may banyaga na rin po doon sa paragraph 14 at hindi pwedeng gawing kapwa banyaga ni Dr. Jose Rizal yung banyagang kaibigan niya. So, bakit niya naging kaibigan? Dahil inagalang niya ang Pilipino, nirerespeto niya ang Diyos ng Pilipino at hindi siya mamatay tao at wala siya doon sa disqualification list, no? Sa line 4, no? Na paragraph 13. No? Ang sinasabing disqualification list ay yung qualified kang maging hero kung nagtanggol ka sa bansang Pilipinas at ibinigay mo ang iyong dugo upang buhay ng Pilipino. So, meaning, binigyan ng protection ang Pilipino. No? At sinuko mo ang buhay mo kung may kasalanan ka, magpa-firing squad ka. Yan ang ibig sabihin po ng Ultimo Diyos. It is a paradise of children of God. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nasa Pilipinas at dito ka native na pinanganak, you are child of God or children of God. Bakit? Kasi ang Diyos ang lumalang sa iyo eh. Galing sa Diyos ang hininga ng buhay ng iyong kaluluwa. Ang katawang laman mo galing sa alikabok ng lupa at hindi galing sa dugo ng inchik.
at ang alikbuk ng lupa ay hindi nakalagay sa lupa ng Ikeyenan o lupa ng People's Liberation Army sa China, kundi lupa sa Sea of the Orient, no? Na nasa region of the sun, ano? So, ibig sabihin, kung ikaw ay dayuhan, paratilihan mong mapayapa ang bansang Pilipinas, dahil kahit nga ibon, sabi doon ay gusto niyang magpahinga sa kanyang cross. Hindi yung magdadala ka lang siya buhat kung sino-sino mga plunderer at magnanakaw ng karagatan at kasaysayan, ano? So, Chinese, do not steal the soul of God, ano? Kasi hindi nyo pag-aari ang Pilipinas at ang buhay ng mga tao, ang langit, ang lupa, ang sky, ang atmosphere, ang space, ang valleys, ano? Ang 7,641 islands and shoals. Hindi nyo pag-aari ang hininga ng isda, ano? So, lalayas kayo sa bansang Pilipinas at kayo ay mamamatay ng civilizations na Pilipino, ano? So, kung gusto nyo magtayo ng New China, doon sa loob ng pakura ng lolo nyo, ano? Dahil wala kayong New China dito, ano? Hidden ito, ancient land of God, ano? At hindi proud names ng ancestor ni Dr. Si Rizal ang kanyang itinataas, kundi pangalan ng bansang Pilipinas na sa paragraph 13, ano? At hindi ni Dr. ipinahiram ang buhay niya sa ibang bansa ni sa mga dayuhan, ano? Dahil kung magbibigay siya ng kanyang dugo at maghahabili ng kanyang dugo at magsusuko ng kanyang dugo, ano, at magpapasalin ng dugo, magpapasalin siya ng dugo o sasalin niya ang dugo ay doon sa mabuting kaibigan niya na banyaga na sa paragraph 14, yung sweet foreigner, his joy and his friends, ano, his friend, no? Pero kung sasabihin yung mamamatay tao, People's Liberation Army at saka CPPNP at kabataan makabayan ang pumatay ng mga kabataan Pilipino at mga sundalo for almost 51 years, no, ay hindi kayo hero, ano, bumalik na kayo sa China. Wala kayong teritory dito kundi yung dugo ng lolo nyo. Doon kayo bumalik sa likabok ng lupa ng inyong bansa, ano? Sapagkat ang bansang ito ay hindi nyo bayan at hindi nyo bansa, kaya wala kayong karapatan na maghamon ng digma ang bayan at akitin ang inyong lolo sa na People's Liberation Army para patayin ang aming Diyos, dahil kayo ang mamamatay. Dahil Diyos ang aming kakampi at ang mga anghel sa kalangitan. Ganun po yan. So, kung hindi kayo marunong magbasa, magbasa kayo at unawain ninyo, dahil itong Pilipinas ay para sa hindi sa lolo nyo, kundi ito ay para sa Diyos. Ano? Dito sinasamba ng mga Pilipino ang Diyos na walang hanggan. Ano? Walang kamatayan. Kayo, may mga kamatayan kayo. Mas patayan nyo yung mga lolo nyo at lunurin nyo sa Shabu ang inyong mga kamag-anak sa China. Doon kayo mag-inom, huwag nyo ipadala sa Pilipinas. Ano? Ang Shabu ay galing sa inyo. Kung kamag-anak kayo ni Jose Rizal, hindi nyo ganyan ang gagawin sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, lugar ng buhay. Nasa paragraph 5 po yan, ang lugar ng buhay. No? So magbasa kayo para kayo maging matalino. Wawa naman kayo. Patawarin kayo ng Diyos sa ginagawa ninyo. Kasi dito po, ano? So hindi si Dr. Jose Rizal nag-alay ng buhay ng kanyang kaibigan. Hindi siya nag-alay ng kanyang mga kapatid, lolo, magulang, ancestors,